the committee of this webinar. I am King Aaron, and especially to our resource speaker, I am King Aaron C. Perez, a criminology student of CRIM 1 Section 1, the host for today's webinar. So let's start. The University of Batangas College of Criminal Justice Education is fully dedicated to attain its objective of implementing effective academic programs toward producing more efficient and competent graduates through bridging gaps between theories and practice among professional courses. In compliance thereto, we are gathered here for a very significant activity. Ladies and gentlemen, welcome to another CCJE webinar series. This time, we will be exploring the different research methods and we will be acquiring ideas on how to develop a research instrument. To begin, let us put ourselves in the presence of our Lord for the opening prayer to be led by a criminology student, Ms. Rayanne Orsua. Thank you, Mr. Perez. Now let's place ourselves in the presence of our Lord. Dear God, we offer everything to you during this webinar. May we ask for your blessings and divine providence that the activities set for this undertaking be successful and effective. May you extend your divine wisdom to our speaker so that he will be able to impart effectively his God-given knowledge to all of us. May he bless as he continues to bring his expertise to people who need them. We pray that you bless all committees in charge, that they fulfill their task responsibly, that the objectives they have set may all be achieved. Your generous blessing will mean the success of this webinar. We know that without it, we can do nothing. This we ask in Jesus' name, amen. Now, may I call on Ms. Joelyn M. Peralta, the Criminology Program Head of the College of Criminal Justice Education, for her welcome remarks. Thank you very much, Mr. King Aaron Perez. To our resource speaker, Dr. Artelo P. Palma, sir, to the CCJE Research Coordinator and the man behind this significant webinar, Professor Emerjan D. Hernandez, to the CCJE faculty members, students, and participants, a great and a delightful Wednesday morning to everyone. And research, as we all know, creates great impact to our daily lives. Everything we see, everything we go, there's research. We can do this kind of virtual gatherings and communicate effectively through this helpful online platform. Why and how? Let's go back to the basic purpose and context of research. This encompasses the concept that everything or majority of progress and improvement came to an existence from the act of discovery. And that's what research in a simple context means. In the field of criminal justice, research has been one of the mediums to theorize and control the emergence of diversities and dynamisms. We get to find answers as to how and why certain phenomena occur through empirical data. To students, participants, please acknowledge the very essence of this virtual event, for we must know that we criminologists are actually researchers. Criminology, in its narrow sense, is defined as a study of crimes and criminals. Thus, it is an imperative for us to engage ourselves in finding the blind spots of existing studies. And of course, in the discovery of something new, something hidden, and something beneficial to our personal and professional growth, and of course, to our society. We are indeed lucky to get to have the virtual presence of our source speaker, for I know that it will boost our intrinsic motivation and intellectual capabilities to conduct research. Also, let me congratulate everyone for being present today, considering that your attendance reflects your willingness to accumulate
new learnings despite of challenges we are currently facing brought about by the pandemic. And that's what I really would like to emphasize to everyone. I always say to you, my dearest students, to be hungry of knowledge and wisdom. Be hungry of progress. To formally open this webinar, I would like to express my warmest welcome to everyone, more so to our resource speaker, Dr. Palma, sir. Thank you for giving us your valuable time to effect the very objective of this webinar. With that, let me end these remarks with my simple guiding principle. Aim for small wins daily. One day, this fragmented gacha will eventually turn into a great masterpiece called Bingo. Thank you very much and have a blessed and productive day ahead. Thank you, Ms. Peralta. At this moment, I am calling Mr. Renz Ryan C. Tai, another criminology student, to do the honors of introducing our resource speaker. Thank you, King Aaron. A vibrant morning, everyone. Teacher criminologists should never be satisfied with what they know. They should always strive for knowledge through research as it is the best weapon in coping with unending societal changes. As what Napoleon Hill said, our only limitations are those we set up in our minds. We are gathered here now for another learning engagement through the direct of expert in the field of research. He's a holder of doctorate degree in development research and administration, which he finished at the University of Southeastern Philippines, awarded with Dean's citation for exemplary performance in development research and administration. His papers have already been published in different reputable research journals and have already been repeatedly cited by other researchers. He's also currently affiliated at Brown Shrine College Turil, Davao City, as the head of academic affairs. At present, he's engaged himself as a research consultant, book writer, and publisher. Ladies and gentlemen, it is my great honor to present to you our source speaker, Dr. Artelo P. Palma. Thank you very much, Mr. Renz Ryan Daing. Can you hear me? Sir, yes, po. Okay, very good. Thank you very much. And magandang umagas, University of Batangas. I'm from Davao City, and yung boses ko ngayon is umabot dyan sa Batangas, and I'm very happy. So, thank you very much. To our Professor Emerjan D. Hernandez, the research instructor and facilitator. To Professor Joelyn M. Peralta, the program head, and the Dean of the College, Dr. Angel M. Caligiran, good morning. And students, criminology students, the future criminologists of the Philippines, of the country, good morning, the future leaders. Magandang umaga sa lahat. Good morning, sir. I am happy. Good morning, sir. I am happy. I am honored. I am blessed to have you today as my listeners, no, sa research, kasi this is really my advocacy, no, to impart my knowledge in research. And I am very thankful to Sir Emerjan, Professor Emerjan, for allowing me, for giving me time and this opportunity to discuss with you about research and other related concepts of research. So sabihan niyo lang po ako if hindi niyo ako naririnig. Just message me here kung hindi klaro yung aking boses. So far, okay naman po, ano? Hello. Loud and clear. Yes, sir. Thank you very much. Thank you for that. So allow me to share with you my screen, okay? Para hindi na natin patatagalin to. Are you excited to learn? Yes, sir. Okay, I'm happy to hear that. The good thing I like about this institution, the University of Batangas, is see Professor Emerjan,
Oo. Si Sir Hernandez is gusto niya kasi ng ano, i-strengthen yung research culture ng Department of Criminology. So you are so blessed students for having Professor Hernandez sa inyong department kasi tinitingnan niya yung ano, yung quality ng education at the same time for giving you excellent knowledge in doing research. So I really saludo ako sa university na ito. Can we give ourselves a warm round of applause for that? Virtual lang. Alam niyo ba yung virtual, no? Yan na yung uso ngayon, no? Virtual na yung palakpakan, no? Nandiyan sa mga ano. Okay. And anyway, yeah, so na-introduce na ako kanina ni sino yun? Si Mr. Daing ba yun? Oo. And so let me proceed to the title of this activity for this month. Research method and developing research instrument. No, yung sa amin, when we talk about research, maraming nahihirapan ng mga estudyante. Tama ba? Tama po ba? Yes, sir. Tama. Yes, okay. Sir. Yan yung problem, not only in our school, lahat ng mga school ata, lahat ng mga estudyante, ganun yung problema, no? They have this difficulty or nawawala yung kanilang parang hindi naman siguro gana pero hindi ganun kataas yung kanilang ano sa research, no? Lahat ng estudyante dito sa ating bansa or hindi naman lahat but majority perhaps. Okay? One problem na nakikita ko yan kahit sa aming mga faculty, no? Nahihirapan mag-research. Or hindi gumagawa ng research. Pero ngayon kasi accreditation gumagawa. No, wala silang choice hindi gagawa ng ano ng research for that matter. But one good thing about this institution, the University of Batangas, is you want to make culture as you want to make research as part of your culture. So good thing, no? Yun yung nakita ko dito sa university na ito. So that's why we have our seminar or our webinar this morning entitled Research Method and Developing Research Instrument. Okay. So I also would like to congratulate especially the fourth year students, okay, for making it this far. Okay, gumagawa ka na kayo ng research ninyo at hindi kayo makakagraduate pag walang isasubmit, no? Tama ba? Walang graduation pag walang thesis. Ganun ba? Okay. So before I start, may I just remind everyone that there's really a challenging part in, you know, that one of the challenging part in doing a webinar like this is, yun nga, we are distracted, no? Baka yung iba dyan may ino-open ng mga websites and so on. Kaya nahirapan tayo na makaintindi kung ano yung ano. So, just please refrain lang po in doing that para lalo nating maintindihan yung ating lesson ngayon. Don't worry, I'll make it simpler for you. That's a promise, okay? So, kung nahirapan na kayo ng research ngayon, I'll make it simpler for you na maintindihan kung ano yung research method and at the same time, developing research instrument. Are we ready? Yes, sir. Okay. So, let's proceed. Okay. Now, allow me to give you the objectives of today's webinar or workshop or seminar. We have here, number one, participants will understand the philosophy. And, sir, permission to interrupt po. Yes po. Hindi po kasi visible yung screen nyo. Nag-share po kayo ng screen para wala pong nakikita sa amin. Ah, sorry. Yan po. Yan po, sir. Meron na? Okay. Yes, sir. Okay. So, this is the title, The Research Method and Developing Research Instrument. And we also have here the following objectives for today's webinar. Participants will understand the philosophy and principle, the foundation of academic research methods, quantitative, qualitative, and mixed. So participants will review the process of doing quantitative research. When I talk about quantitative researcher, we're referring to academic research.
prior to title formulation. And participants will learn how to create research instrument questionnaire that is valid and reliable. And if may time pa tayo, you will also understand the basic functions of statistics. So just an introduction. Hindi kayo magko-compute dito, wag kayo matakot, no? Okay. So, can I proceed now to the next slide? Yes, sir. Okay, let's proceed to the next slide. Okay, allow me to begin my discussion with the understanding of the scientific thought. Okay, dyan kasi talaga lahat nagsisimula. Kaya siguro ngayon nag-wonder kayo, bakit mahirap yung research? Bakit ako nahihirapan? Bakit, ano, paano ba talaga gagawin yung research? Paano ba ginagawa yung, especially we were focusing here this morning, we're focusing on quantitative research this morning. So, marami kayong mga katanungan, okay? Paano ba talaga ginagawa yung research? Ano ba yung research? Ano ba yung academic research na quantitative research? Paano ba yung ginagawa? Siguro naman, you have this subject when you were in your lower year. Meron kayong philosophy, tama po ba? Yes, sir. Meron, okay. Hindi kayo nag-wonder bakit may pinag-aaralan nyo yung philosophy? Hindi kayo nag-wonder? Ano ba yung connection sa buhay nyo as criminology students? Yung philosophy na yan? Hindi kayo nag-wonder? May mga katanungan ba kayo dyan? Meron siguro, ano? Meron? Something po. Oo. Sige. Paki-change na lang po yung ano yung mga name ninyo. Lagyan niyo ng student sa unahan para malaman ko kung estudyante ba kayo. Okay? Para ma-address ko kayo ng tama yung mga names ninyo. Okay. Thank you. Okay. Si Mr. John Melvin Manansala. Ay, babae yung lumabas. Sorry. John Melvin. John Melvin. Sina ano pangalan nito? Bakit po lalaki yung ano lumabas na name? Sir, nakigamit lang po ako sa kuya ko na okay, kuya. So ano yung name natin? Miss April po. Miss April. Okay. Miss April, hindi ba kayo nagwo-wonder bakit o nagtatanong man lang kung bakit may philosophy kayo na subject? Nagtatanong din po. Ano po yung katanungan natin diyan? Halimbawa. Kung para saan po ba yun? Para saan po ba yun? Yung mathematics, hindi nyo tinatanong para saan yung mathematics. Meron kayong algebra, right? May statistics din po ba kayo? Meron. Okay, yan. Oh, may senior high, sir. Sa senior high. Okay. May mga katanungan kayo na ganun. Okay, yun, you were still in your senior high school, yung mga ganun, bakit may statistics, and so on, and so on. Okay, so ngayon nyo yan malalaman yung mga kasagutan. Partially, of course, kasi nandito na kayo, mag-research na kayo. But anyway, I like to start the story with the idea of philosophy. Okay? Sana wag kayong mabore dito kasi I'll make the discussion simpler para mas maintindihan nyo kasi may mga connection ito later. Okay, itong mga pinagsasabi ko dito, may connection ito later doon sa quantitative research. Kasi I know majority sa inyo is quantitative yung research ninyo. Tama po ba? Tama, quantitative. Yes, sir. Okay. Alam nyo yung difference ng quanti at saka quali. Yung quali with an L, yung quanti with a T. Okay, ano yung difference nila? Alam nyo yun, di ba? So, hindi alam nyo na hindi quali yung ginagawa nyo. Quanti talaga yan. Okay, so siguraduhin ko lang. Okay, so yun. Now, the story began or it began in the 3rd century. Okay, doon nagsimula. Okay, we have this rationalism. Okay, ito yung believing that the world can be understood through logical reasoning. Sino yung mga proponents dito? Ito yung mga ano, ito yung mga sinaunang mga pilosopo, mga tao, no, na nag-aano dito ng rationalism na ito, yung philosophy na yan. Si Plato, Aristotle, at Socrates. Itong tatlo, they believe, no, that reason, okay, that the world can be understood through logical reasoning. Okay,
Marami, kaya kung tinitingnan nyo yung mga idea ni Plato, idea ni Aristotle at Socrates, siguro nawiwirduhan kayo doon sa kanila mga idea. But you know what? Yung mga idea nila is nagiging foundation yun, no? Ng advanced science and so on. Alam nyo ba na yung mga idea ni Plato, Aristotle, Socrates, inagagamit doon sa medicine, nagagamit doon sa engineering, nagagamit doon sa yung mga ideas nila actually, no? Yung mga foundation na yon. But of course, may mga ideas naman sila na nawi-weird, medyo weird rin, no, ang dating. But anyway, kasi they believe that, you know, the world can be understood through reason. Kaya, marami silang mga explanation kung bakit, okay, bakit namamatay ang tao, bakit ganito yung nangyayari, bakit ganito, ganyan, ganon. Marami silang mga explanation doon. Ang tawag doon ay theory. Because of that reason, okay, because of that logical reasoning, because of that explanation about the world, explanation about their surroundings, their environment, because of those explanations, nagkakaroon or mga logical reasoning na yun, nagkakaroon sila ng maraming theory sa lahat ng mga bagay. Alam niyo ba kung ano yung theory? Alam niyo kung ano yung theory? Iba, meron kayong mga theory. For example, nag-investigate kayo. Like for example, ganito yung tinitingnan niyo pag may crime na nangyayari. Ganito yung ginagawa ninyo. May mga teorya kayo na binibigay dyan. O saan pumasok yung ano, yung criminal, yung mangnanakaw. Ah, dito yung pumasok kasi ganito yung nangyari. May mga footprints dito, baka dito. Okay, siguro lasing yun kasi nung tinignan nyo, ano, nagda-drive, habang nagda-drive siya, na may nasagasaan, no? Tapos tinitingnan mo na, ano, lasing yun kasi nung binuksan mo yung ano, kasi namatay yung nakasagasa kasi na ano yung ano niya, tapos nabangga. Tapos nung tinignan mo, inopen nyo yung ano, kanyang tawag nito, kanyang stomach, inamoy mo may alcohol. Oh, so may theory ka na itong taong to nakasagasa ay lasing ito eh. Oh, so may theory ka na ganun. Naintindihan po ba? Yes, sir. Ganun yung rationalism. Ganun mag-isip sina Plato, Aristotle at Socrates. Marami silang kasagutan sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo. May mga theory sila sa lahat ng mga nangyayari. It's because they believe that the world can be understood through logical reasoning. Okay, yun yung ibig sabihin dyan sa rationalism na yan. Naintindihan? Okay, I'll make it simpler sa inyo ha, para mas lalo nyo ma-appreciate yung philosophy na yan. Okay, rationalism. However, may nag-challenge dyan sa philosophy na yan, yung rationalism na yan. Mayroong nag-challenge dyan. Ito yung mga nag-challenge. Okay, ang nag-challenge dyan is si... Okay, but anyway, before ko muna ibigay yung mga na-challenge yun sa rationalism na yan, intindihin mo natin kung ano yung theory, yung nagawa ng logical reasoning na yan based sa rationalism. Okay, so a theory is a well-substantiated explanation of an aspect of the natural world that can incorporate laws, hypotheses, and facts. That's according to American Museum of Natural History. I like this explanation of theory kasi medyo simplified at mas na-encompass niya talaga kung anong meaning ng theory. That's from American Museum of Natural History. Yun na nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Ba't nakasagasa itong taong to? Kasi nung binuksan niyo yung kanyang tiyan, nakainom pala. Okay? Kasi amoy alcohol yung kanyang tiyan. Oh, kaya no, nabangga. Oh, nagkaroon ng aksidente. Oh, yun na yung theory mo. Okay. Kaya siya nakabangga kasi lasing. Oh, that's the theory now. Naintindihan? Kasi yung theory, hindi lang yun mga haka-haka yung theory kasi ibig sabihin ng theory is a well-substantiated explanation of an aspect of the natural world that can incorporate laws, hypotheses, and facts. Fact yun. I mean, katotohanan yun. Nung inamoy mo, may alcohol na amoy. Eh, yun yung theory mo. Nakasagasa ito kasi nabangga ito because lasing. Nakainom. Ayun. So yun na yung theory mo. Yun yung teorya mo. Based on fact. Kasi inamoy mo yung tiyan, may amoy alcohol, may amoy alak. Okay? So wala na bang ano dyan? Wala na bang liquor van? Wala na bang liquor van dyan sa, ano, sa Luzon? Or wala na, sir. Dito sa Davao, yung mga tambay namin, nagagala kasi bago lang na-lift yung ano namin dito. Yung aming liquor van, no? Okay, anyway, so stay safe pa rin tayo, no, kahit na nalift yung mga ano dyan, no. Anyway, yan, what is a theory? Okay, yan, that's a theory. Bakit mo sinasabing theory yan? Anong theory yan? Sige daw. Sino makapagsabi dyan? So,
Mr. Kerwin Tambaga. Sir, estudyante po ba kayo? Yes po, sir. Okay, sige po. Sige, wag kayong matulog ha kasi tatawagin ko talaga kayo. Sige, Sir Kerwin. Okay, go ahead. Dahan-dahanin natin para lalong maintindihan. Sir Kerwin, anong theory yan? Alam mo ba yan kung anong theory yan? Theory of gravitation po. Very good. Okay, may 20 points ka sa akin, Sir Kerwin. No? Okay, that's the theory of gravitation. Okay. Ano yung sinasabi ng theory of gravitation, Sir Kerwin? Ay, if, kung naalala nyo pa. Sir, nakalimutan na po, sir. Ah, sige, ganito na lang. Bakit na nahuhulog yung mga bagay-bagay? Eh, may kasagutan tayo dyan, Sir Kerwin. Ano yung kasagutan dyan? Dahil yung force po. Dahil yung force. Yes, because of that force of gravity. Yun yung sinasabi ng theory of gravitation na yan. Eh, ano yung speed? Acceleration due to gravity. Ano yung sinabi ng theory? The acceleration due to gravity. May naalala pa tayo dyan? Physics na physics ito, ano? Kasi gagamitin nyo yan, yung mga bala, gaano kalakas yung bala na mag-ano because of the gravity and so on. May mga explanation yan later. Okay. Yung mga ano, physics yan, yung trajectory ng bala, yung bullet, may physics dyan. Mm-hmm. So hindi nyo lang yan, ano? Na, ano yan? Related yan sa criminology. Do you agree with me? May maraming idea dyan sa physics, no, na nagagamit natin dyan sa ito, idea ng chemistry, idea sa physics, nagagamit yan sa criminology kasi science tong criminology. Yung criminology is a science, no? Gagamit kayo dyan ng idea about yung mga DNA testing later, yung chemistry and so on kasi imamatch nyo kung nagmamatch ba yung ano, yung footprint or yung DNA ng criminal at saka yung ano, nagmamatch ba doon sa specimen na nakuha mo. Yung mga ganun, ginagamit yan siya later. But anyway, how about dito? Theory of gravitation. Sinasabi na ang mga bagay ay, mga bagay-bagay ay nahuhulog because there's a certain force that what? Pulls everything downward. And the acceleration due to gravity is what? 9.8 meter per second squared. Yun yung sinabi ng theory dyan. Okay. So, yun. Pag ikaw ay inihagis mula sa taas hanggang sa baba, okay? Yung speed mo dyan is, acceleration mo dyan is 9.8 meter per second squared. Yun yung sinasabi ng theory na yan. Anyway, that's a fact. Okay, that's the theory. Huwag mo sabihin na theory lang yan because the theory is based on fact or it could be based on hypothesis or based on an established explanation of something. Yun yung sinabi ng ating definition kanina. Balikan natin yan. Now, another theory. Ito. Ito, may science kayo, no? Napagdaanan nyo ito, yung theory of evolution. Anong sinabi ng theory of evolution? Anong sinasabi? Yung theory of evolution na yan, magagamit yan, ma-explain natin kung anong nangyayari, bakit nagkakaroon ng iba't ibang strain, iba't ibang strain, or anong tawag nito, variant yung virus na coronavirus, for example. Na-explain ng theory na yan. Kasi, especially yung the theory of natural selection, which is actually, yung theory of evolution encompasses everything. Isa sa mga na-encompass nyo dyan is the theory of the natural selection, for example. Ano yung sinasabi ng natural selection, theory of natural selection? That yung pinaka-fit. Kung sino, ilagay mo dyan sa isang environment, yung pinaka-fit na mag-adjust doon sa environment na yan, yun yung magsusurvive. Kaya yung nangyayari, yung mga virus, no? For example, coronavirus, for example. Yung coronavirus na medyo nag-a-adjust sa katawan ng tao, yun yung nabubuhay, yun yung hirap patayin. Pero yung mga virus na hindi nagsusurvive, hindi masyadong nagmumultiply sa katawan ng tao, yun yung namamatay kaagad, nawawala. Kaya kung makikita nyo or maririnig nyo, may mga sinasabi sa news na may bago na namang variant ngayon, yung ano, coronavirus. Kasi yung variant na yun, ibig sabihin, yung virus na yun, siya yung what? Capable of surviving in a given environment. Kasi siya yung pinaka-fittest.
to survive. Yun yung sinasabi ng natural selection kasi siya yung nag-a-adjust doon. But sinabi ni Charles Darwin na yung nature will select the best, no? Na mag-survive. Kaya yun, napumunta siya sa Galapagos Island, doon nagpinag-aralan niya yung mga hayop doon, iba't ibang mga organism. Kaya na ano niya yung theory of evolution na frame niya, no? Nagawa niya ng idea. Okay, kasi nag-observe siya doon, nag-aral, nag-research siya. And anyway, the theory of evolution has is a fundamental idea of, you know, the development of medicine. Meron tayong mga medicines ngayon. Nag-improve yung ating mga medicines, nag-improve yung research about, you know, the medical industry because of that foundation, no? Okay, so marami. But anyway, napaka-academic yan. So far, parang hindi tayo medyo na ano dyan kasi parang hindi tayo nakaka-relate. But anyway, makaka-relate kayo later sa mga examples ko as we go on. Another, yun na yung sinabi ko, the theory of natural selection. The organisms better adapted to their environment tend to survive and produce more offspring. Okay, yun yung sinabi ng theory of natural selection. The example I gave earlier was, of course, ito, yung coronavirus, for example. Another. Number theory. Okay, bakit natin tinatawag na pag sinabi natin 1 plus 1, bakit 2? Hindi nyo natanong yan? Bakit hindi 3? Hindi nyo natanong yan? Nagwa-wonder din, sir. Oh, nagwa-wonder. Oh, yun yung mga ano, rationalism. Yun. Pag rationalism ka na tao, yun yung mga tanong mo. Bakit 1 plus 1 is equal to 2? Kasi nag-enroll ako doon sa ano, nag-enroll ako sa law. No? Ngayon nag-enroll ako pero nag-stop muna. No, then an attorney kasi yung professor namin attorney at saka judge din. Tinanong niya ako kasi tinanong niya kung ano yung course ko. Sabi ko mathematics po, applied mathematics pa ako when I was in college. Pero hindi ko sinabi na ano na PhD graduate na ako, baka lalong bigatan yung tanong, no? So, pero nang nagtanong siya, tinanong niya ako, sige. Prove to me that 1 plus 1 is equal to 1. Ganun yung tanong ng ano judge sa akin, yung aking professor sa law school. Ngayon, ang tanong ko, ang sagot ko is, ganito po yan. Let's just assume that the other one there is a variable. And since it is a variable, we can assign any number to it. So, sinabi ko, yung isang 1 doon is equal to 0. Kasi variable yun. At yung isang 1 doon is 1. So, 1 plus that other one, which is 0, because that's a variable, is equal to 1 po. Eh, naano siya, na-amaze siya sa sagot ko. Okay, kasi yung ano namin, yung subject namin is, ano, family, about family, and ano ba yun, nakalimutan ko yung, about, yung related pa rin sa civil law, no? Okay. Persons and family relation persons and family yung aming ano yung aming yung law no yung tawag nito yung aming klase doon. But anyway, hindi niyo natatanong yan, natatanong niyo yan. 1 plus 1 is equal to 2, bakit hindi 2 o bakit hindi 3, bakit hindi 4? It's because of, you know, that's according to number theory, yun yung theory na yan. Pag sinabi natin 1 plus 1 is equal to 2 talaga yan. At may proof yan. Don't you know na may proof yan? In mathematics, may proof yan. Yung mga mathematician, yung mga pure mathematicians, yun yung pinag-aaralan nila, no? Ginugulo nila buhay niya dyan. Dyan ginugulo nila ang buhay nila sa pag-prove ng 1 plus 1 is equal to 2. Okay. Napakaseryoso ng mga estudyante dito. Seryoso kayo masyado. Thumbs up naman dyan if, ano, ganun ba talaga yung training ng mga ano, criminology students? Bawal mag-smile. So, Emer John, ganun ba yung training? Dapat bawal sila mag-smile? Hindi naman po, Doc. Actually, ano lamang po sila. Talagang medyo lutang pa po sa logic, sa theory, at saka po sa research. Yes, huwag kayong mag-worry dyan, no? Kasi ano, marami nakaka-relate sa inyo. Of course, the whole country, no, na mga estudyante sa ating whole country nakaka-relate sa inyo. Pero
ano naman kayo diyan? Thumbs up naman kayo diyan. Yung mga nag-o-open ng kanilang camera, thumbs up naman kayo diyan, no? Kung nandiyan pa ba kayo? Okay, very good. Okay, good, good. Nakikinig pa naman. Okay. Palakpak if nakakasubaybay or I mean na iintindihan so far yung sinasabi ko. Dahan-dahan lang natin. Wag muna kayong mag-advance na mag-isip na ah nako ganito mahirap na to ano theory na yung pinag-uusapan dito and so on blah blah. Wag muna ganun yung isip. Okay, sabay muna kayo sa akin, no? Sa aking flow kung saan ko kayo dadalhin. Okay, kasi ganito yung flow diyan. Sige, ganyan lang muna, no? Wag muna nga isipin yung hirap. Okay. So yun yung sinabi ng number theory, okay? Pinapaintindi ko lang muna sa inyo kung ano yung theory. Number two. Ito, another theory ito. Kung nagtatanong kayo, what makes the cake the way it is? Sino nagbibake dito? Mga babae. May nagbibake dito. Meron? Si Miss Erica. Monique, nagbibake ba kayo? Hindi po. Sino yung nagbibake? Sino yung ano dito? Gusto ng cake. Bigyan ko ng cake. Wala? Eh, walang gusto ng cake eh. Sige, wala na lang. Kasi ayaw sumagot. Anyway, so what makes the cake the way it is? So the theory says, okay, flour provides the structure. Ito yung theory. Flour provides the structure. Baking powder and baking soda give the cake its airiness. Eggs bind the ingredients. Butter and oil tenderize. Sugar sweetens. And milk or water provides moisture. Oh, nako. Kit tayo, hindi na natin yan iniisip. Bakit ganun yung cake? Hindi na yan natin iniisip. Ano? Kumakain na tayo kaagad. Kinakain na natin yan. Pero tinatanong ba natin, bakit ganito yung nangyari ng cake, sa cake? Eh, yung mga rationalist, yung rationalism, ganito yung sinasabi. May theory sila. Kung tatanungin mo yung rationalism, ah, ganito yung sasabihin sa'yo. Because flour provides the structure. Ganito yung sasabihin sa'yo ni Plato. Flour provides the structure. Baking powder and baking soda give the cake its airiness. Eggs bind the ingredients and so on. Yun yung sasabihin sa'yo ni Plato. Nako, nakaka-stress siguro, no? Pag si Plato yung ano, kasama mo the whole day. Nakaka-stress ba? Maraming alam sa buhay yun. Don't you know na yung ginagawa nila Plato is nandun yan sila sa ano? Ano yun? Parang nasa... I don't know kung alam nyo yung mga... nagdidebate kasi yan sila. Tapos ang mga tao noon sa time nila Plato, yung sa century na yon, nag-i-enjoy, parang entertainment sa kanila yung debate kasi reasoning eh, more on reason. Oo, nagdidebate yan sila. Ngayon, kung sino yung ano, kung sino yung mas nagugustuhan, kung nagugustuhan mo yung kanyang point, yung may coins ka, yun yung ilalagay mo doon sa kanya. Doon nag-earn ng living sila, no? Sila Plato, no? Kanilang pagdedebate, ganun and so. So 'yun yung rationalism diyan. Anyway, another. Why do people behave the way they do? Okay, maraming kasagutan 'yan, but according to Robert Sapolsky, ito yung theory ni Robert Sapolsky, biology, psychology and culture are intertwined to explain human behavior. Yun yung sagot dyan ni Robert Sapolsky. Pagtanungin mo si Robert, why do people behave the way they do? Yun yung isasagot sa'yo ni Robert. May sagot siya dyan. May reason siya dyan. May rason siya dyan. Yung reason niya is biology, psychology, and culture are intertwined to explain human behavior. Okay, yun yung theory. Okay, next. Ito. As a businessman, when is the best time to increase your price? Eh, may mga kasagutan yung mga ekonomista dyan. May theory sila dyan. Gagamitan tayo dyan ng law of supply and demand. Because the law of supply and demand provides us the idea that when the supply of a product is low and there is a high demand for it, a businessman or the producer has the market power to control or influence the price. Oh, may mga sagot dyan ang mga ekonomista natin. So when is the best time? Kung ikaw yung businessman, when is the best time to increase your price of your product? Okay. Si Mr. John Christopher. Sabi ng theory na yan, when is the best time daw? Based on the theory.
si Mr. John Christopher. The law of supply and demand provides as idea po. When? Pag ikaw yung businessman, sir, when is the best time daw to increase your price ng product mo? Hoy, may nag-raise ng hand. Okay, gustong tumulong. Si Mr. or sino? Terrence ba ito? Mr. Terrence. Pag ano, sir? Pag maraming demand, sir, it is time to increase the price. Eh, paano kung maraming demand tapos marami ding supply? Hindi, sir. Kasi meron tayong low of supply and demand. Tama yung sinabi ni ano no ni Terrence pag maraming demand. Pero paano ngayon Terrence no? Pagsasabihin ko na marami din namang supply. Marami pong supply di sir, edi bababaan sir yung ano yung bababa yung demand sir pag marami. Okay, ganito na lang. Punta kayo ng palengke. Kailan tumataas yung price ng isda? Pag may ito, nakakirelate kayo nito ha, kasi from Luzon kayo. Nakakirelate talaga kayo dito. Pag may, kailan tumataas yung presyo? Lalo na pag may? Bagyo. Bagyo, very good. Bakit? Pag may bagyo, bakit? Ano pala nangyayari pag may bagyo? Masyado nakakapangista. Hindi masyado nakakapangisda. Ngayon, pag hindi masyado nakakapangisda, rationalism yung ating ginagamit. Ha? Kasi ganun yung mga tanong-tanong si Plato eh. Ganun yung Aristotelian o aristocratic questioning eh. Ngayon, pag hindi nakapangisda, ano mangyari? Kakaunti ang supply. Ngayon, pag ikaw si businessman, nandun ka sa palengke, kailan? When is the best time to increase your price? Pagbagyo. Pagbagyo. Bumalik doon sa ano. Pagbagyo. Okay. When is the best time? According to law of supply and demand. Okay. Pag mababa yung supply, tapos marami, mataas ang demand, pwede mong taasan yung price mo. Oh, you have the market control. You have the market power. Oo. Pag ikaw yung ano producer, ikaw yung si businessman. Ngayon, maraming bumibili, tapos konti lang yung supply mo. Konti lang supply doon, nagtitenda, maraming gusto pero konti or maliit lang yung supply. Pwede mo taasan yung price. Kaya sasabihin mo nga, bagyo kasi. Oo, konti, matumal yung ano. Kaya mahal yung ano natin ngayon, bilhin. Mahal yung mga isda ngayon kasi bagyo, wala tayo masyadong supply. Kaya mahal. Yan yun. O diba theory yun na ma-relate mo doon sa supply and demand? Tama, mali. Iyan hindi natin na-appreciate yung ating pinag-aralan sa school lalo na nung introduce yung supply and demand kasi natutulog tayo nakakapagod mag-isip and so on and so on. Pero hindi natin alam nare-relate para yan sa sariling buhay natin no. Oo. Ganun mag-isip yung mga rationalism no. Nire-relate talaga nila yung ano nangyayari dito sa ating mundo. Ganon sila mag-isip. Pag may ganun na kayo ng mga ideas, nako, hindi na mahirap sa inyo ang mag-research later. Okay. Anyway, yan yung training dyan. Rationalism yan. Okay. Next, theory. Another theory. Why do criminals commit crimes? Ito. I-relate ko sa inyo ito. Why do criminals? Tinatanong nyo ba yan? Bakit yung mga criminal? Nagko-commit ng crime. Sino yung nagtatanong dyan? Or si Mr. Mark Dave Diamante. Naitanong niyo na po ba yun, sir? Yung gano'n ang mga katanungan. Why do criminals commit crimes? May ano po, sir? Naitanong niyo na po ba yan? May mga katanungan na po ba kayo na kagaya niya? Yes, sir. Okay. Kasi criminology students kayo, no? So, may mga ganun talaga. Ano yung sinabi ng behavioral theory? May mga sagot dyan. Pag rationalism or pag rationalist ka, may mga kasagutan ka talaga. Ano yung sinasabi ng behavioral theory? Learning experiences develop behavior. Therefore, committing a crime is a learned response to a situation. Okay, yun yung tanong dyan, yun yung sagot. Medyo mahirap yan intindihin ninyo. Punta tayo sa medyo mas simple. Okay. Another katanungan. Why do criminals commit crime? Ano yung kasagutan ng cognitive theory? Okay, pakibasa. Mr. Darrell Evangelio. Why do criminals commit crimes?
Cognitive theory, Lawrence Corbett, suggested that moral development is lower in criminals. Oh, yun yung sinabi ni Kohlberg. Sabi ni Kohlberg na ito yung theory niya. Bakit gumagawa ng crime yung ibang tao? Bakit yung hindi? Kasi sinabi ni Kohlberg, may mga tao talaga na mababa yung kanilang moral development. And I know, sabi ni Kohlberg, na yung mga criminals na yan, yung moral development nila is lower talaga yan. Yun yung sabi ni Kohlberg. Yun yung kasagutan dyan. Bakit? Why do criminals commit crimes? O, diba? May mga ano talaga, may mga kasagutan yung mga tanong natin. Oo. E bakit blue yung ano? Yung ito, maiba naman tayo. Bakit blue yung ano, langit? Pag tinitingnan mo yung langit, pag lalo na pag may araw, no? Hindi maulan ang panahon. Maulan ba dyan sa inyo ngayon? Or may ano? May araw? May araw po. May araw. Walang bagyo. Salamat naman, walang bagyo. Ano? Oo. So, bakit blue yung ano, langit? Hindi nyo na itanong yan. Oh, may theory din yan. Ano yung theory dyan? Eh, yung mga sinasabi dyan, may mga theory dyan. No? Yung reflection ng light. Kasi blue, oh, yung the moment na yung sun doon sa water, kasi ang earth, di ba, is 3/4 yung tubig, 1/4 yung ano, 3/4 yung dagat or tubig, and then 1/4 yung what? Based sa history ninyo, geography. Oh, di ba? Connected na to lahat. Geography na naman tayo ngayon. Ano yung sinasabi ng geography? 3/4 yung water, 1/4 yung land. Eh, pag natamaan ng araw, yung tubig na yan sa earth, yung reflection, ganun, sa taas. Kaya nagbu-blue yan. Reflection yan ng dagat. Yung, ano, but anyway, ano lang yun, commercial lang yun. But we will focus here. Why do criminals commit crimes? According to cognitive theory, Lawrence Kohlberg suggested that moral development is lower in criminals. I hope, okay, intindihin nyo yan ha? Kasi dyan tayo magpo-focus ngayon sa ating discussion. As an example. Okay, ngayon, punta tayo sa rational. Okay, just a review, rationalism, okay, the world can be better explained or understood through reason. Ito yung nangyari sa, sa start tong rationalism in the 3rd century before Christ. Yung mga proponents dito, sila Plato, Aristotle, at Socrates, and so on. So, logical reasoning to formulate theory. So, meron silang mga explanation sa lahat ng mga bagay-bagay because of the reason. Okay, yun. Yan yung rationalism. From the word reason, ratio. Reason, rationalism. Okay, tandaan yan. Next. Empirism. Okay. Ngayon, challenge ng empirism yung rationalism. Sabi ng ano, empirism, hindi naman lahat ng mga bagay na yung sinasabi mo lang dyan, yung ganyan-ganyan, yun na yung totoo. Hindi naman yung totoo yung mga sinasabi mo iba dyan, Plato, Aristotle. Kasi yung sinabi, may mga sagot ka sa lahat ng bagay, Plato, Aristotle, Socrates. Pero hindi ibig sabihin, no, tama yung sinasabi nyo lahat. Yun sinabi ni empirism. Kaya, sinabi ni empirism, dapat mag-observe tayo para mag-lead to knowledge. Pero yung observation na yan, hindi kagaya ng ginagawa mo, Plato, na reason lang yung ginagamit nyo. Sa amin, hindi. Gagawa kami ng experiment. Magme-measure talaga kami. Gagawa talaga kami ng experiment. May systematic observation talaga kami na gawin. Mag-i-experiment talaga kami. Titingnan nga namin kung tama ba yung sinasabi mo. Mag-i-experiment nga kami. Yun yung sinasabi ng empirism. Okay. Na nag-lead ng scientific method. Yung rationalism, logical reasoning yun. Pero yung scientific method, ay yung empirism is mag-lead to scientific method. No, diyan na kayo ngayon mag-i-experiment. Magso-survey, oo, gagawin na kayo ng survey, tatanungin nyo na yung opinion ng mga tao, and so on. Okay, mag-i-interview na kayo. Empirism yun. Kaya ang tawag doon, empirical evidence. Empirism. Narinig nyo na ba yung empirical evidence? Okay, isulat nyo yan sa mga notebook ninyo. Ha? Una, rationalism. Pangalawa, empirism. Challenge ngayon ni empirism yung rationalism. Kasi sabi nila, yung mga sinasabi mo, hindi naman lahat yan tama eh. Dapat ipoprove talaga yan kung tama ba yan o hindi yung sinasabi mo. Kaya gagawa kami ng experiment to prove kung tama ba yung sinasabi mo, Plato, Aristotle. Yun yung sabi ni Francis Bacon.
Eh, gagawa ako ngayon ng ano, systematic observation, mag-i-experiment ako, mag-i-interview ako, gagawa ako ng ano, gagawa ako ng survey questionnaire. Oo. Gagather ako ng data. Oh, 'yan pamapasok, 'yan pamapasok ngayon si scientific method. Naintindihan so far? Naintindihan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, klaro ba? Klaro? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good, good, mga matatalino. Okay, good, good. Very good. Now, ngayon, challenge naman itong empirism ni positivism. Sabi ni ano, ni positivism, according to si Auguste Comte, siya man yung proponent nito in the 16th century. Challenge niya yung empirism na yan. Sabi niya, theories need to be verified through observation for them to be undisputed. Sabi niya, ka-empirism, ikaw empirism, hindi naman ano, wag mo namang i-disqualify yung si rationalism. Okay yung theory. Tama yun na may theory. Oo. And then tama ka rin na i-verify mo yung theory. Kaya kinumbine niya yung empirism at saka rationalism. So ibig sabihin si positivism is a combined rationalism and empirism. So sabi niya, mag-isip din tayo, i-appreciate natin yung theory, at saka yung theory na yan, i-what? Yung theory na yan is what? I-verify natin yan using empirism or using scientific method. Kaya dyan lumabas ngayon si positivism. Theories need to be verified through observation for them to be undisputed. That's in 16th century si Auguste Comte. Okay. Meaning, logical reasoning and scientific method combined ito, si positivism. Combined na rationalism at saka empirism. Positivism yan. Eh ngayon, yung si positivism, challenge ito kasi may mga improvements along the way. Challenge ito si positivism ni post-positivism. Anong sabi ni post-positivism? Yung mga post-positivist, kagaya ni Karl Popper, sabi niya, theories are hard to verify, but it's possible to reject false beliefs. Oo. Kaya dito ngayon, mas in-enhance. In-enhance yung positivism. Kaya yung ating mga quantitative research ngayon, ito na yung enhance. Ito na yung post-positivism. Yung mga quantitative research natin na ginagawa ngayon, ang tawag ito, take note of this, yung mga quantitative research na ginagawa nyo ngayon, post-positivism na yan. Okay, influence yan ni Karl Popper. Kasi dito sa ating quantitative research na ginagawa ngayon is nagha-hypothesis testing tayo dito ngayon. Okay, kasi sabi ni Karl Popper, theories are hard to verify, but it's possible to reject false beliefs. Kaya nga kung ma-remember niyo or ma-recall niyo, meron tayong dalawang hypothesis. We have the null hypothesis and we also have the alternative hypothesis. Okay? 'Di ba? Meron tayong alternative at saka meron tayong null hypothesis. It's hard actually to prove the theory. 'Di ba? Yung Big Bang Theory, paano nagsimula yung lahat? Sabi ng Big Bang Theory is ganito, nagbanggaan yung dalawang, ganito, bla bla bla, ganun yun. Eh, mahirap naman i-prove yan. Yung theory na yan, mahirap yan i-verify. Kaya, ang ginagawa ng mga physicists ngayon, inag-aaral, pinag-aralan nila yung smallest, yung mga atom, yun, ganun. Tingnan mo yung mga studies nila, no? Nag-aaral sila dun para just i-prove lang yung theory na yan, no? Indirectly. Para i-verify. But mahirap yon, sabi ni Karl Popper. So, it's hard to verify theory, but it's possible to reject false beliefs. Oh, kaya, mas in-enhance niya yung idea ni positivism. Kasi nga, merong mga false beliefs sila Plato, sila Socrates. Tingnan mo nga yung mga philosophy nila, ano, mga theories nila, ano, nila Aristotle. Merong mga sometimes you will laugh at them. Yung mga theories nila na sinasabi. Kasi hindi nag-a-apply na ngayon. Kasi lalo na nag-improve na yung ating technology, nag-improve na yung ating science, and marami na tayong mga pag-aaral. May mga sinasabi sila noon na napuprove na wrong yung sinasabi nila. Kaya tinatawanan yun. So, but anyway, nangyayari yun because of the positivist approach. But mas in-enhance konti ni post-positivism. Yung positivism approach. Sabi dito na theory are hard to verify but it's possible to reject. So, still a combination of rationalism and empirism pa rin ito but medyo enhanced. So, example, was there really a Big Bang as the beginning of everything in the universe? This is hard to verify. Yun yung sabi ko kanina. That is why scientists need to study atoms and subatomic particles
in order to understand the universe and its origin, in order to reject false beliefs about the origin of the universe, a reductionist first approach. Reductionist din itong post-positivism. No? Reductionist din ito. Okay? Bakit sinasabi nating reductionist? Kasi, okay, maintindihan mo yung the whole pagpag-aralan mo yung konti. Ganito. Reductionist yung mga biologists natin. Naintindihan nila yung katawan ng tao pag pinag-aaralan yung mga molecules. Naintindihan ng doktor kung ano yung sakit mo kasi nag-aaral yung doktor ng mga molecules. Nag-aaral yan sila ng, nag-aaral sila ng cells. Sorry, pinag-aaral nila yung cells, tissue, and then organs ng tao. Oh, reductionist yun. So, you will be understood as a human being as you are from the point of view of a biologist because they understood the concept of cells. No, yung mga konti niya mga part doon, no? Reductionist 'yon, ibig sabihin na. Post-positivism 'yan. Okay? Yung mga ganun na pag-iisip. But anyway, this is just a background of everything, okay? Na aking i-discuss sa inyo. Okay, kasi dito nyo mas lalong maintindihan yung aking sinasabi pag bibigyan ko kayo ng mga examples. Okay, bibigyan ko kayo ng examples. But before that, okay, just let me finish, okay, other principles and philosophy. So positivism, take note, positivism and post-positivism are all equated to quantitative research yan, method. Pag sinabi mong quantitative yung study mo, ibig sabihin nun, positivism or positivist ka. Okay, pag nag-aaral ka ng quantitative research, ibig sabihin nun, yung philosophy mo sa buhay at saka yung worldview mo, yung pananaw mo sa buhay is positivist. Na naniniwala ka na yung reason at saka yung empirical, yung magawa ka ng experiments or survey and scientific experiments and so on, eh, yun yung magli-lead mo para maintindihan mo yung katotohanan, yung truth. Okay, so here we will use the use of number. You will use numbers or numerical analysis and experiments and surveys to test the hypothesis, which can indirectly verify the theory. Yung purpose talaga ng hypothesis testing is to verify the theory indirectly. Okay, kasi mahirap nga, sabi nga ng post-positivist, mahirap i-debunk yung theory, pero pwede naman nating i-debunk yung mga false beliefs. Okay, so yun, post-positivist kapag ano yung isipan mo. But there were philosophers and scientists who would inquire for the truth and did not use experiments, surveys, and numerical analysis. But instead, they just used language to interpret the results from unstructured interviews and participant observation. They were anti-positivist, or ang tawag sa kanila, constructivist, who would love to undergo specific observation and create theories. Sila yung nag-i-employ ng qualitative research method, a constructivism approach. So, yun. So, hindi pala yun, no? Yung gusto mo lang na kwante, yung gusto ko lang quali, hindi pala ganun. Kasi may philosophy pala yan. Kung ano yung pananaw mo sa buhay, doon talaga yun nagre-relate. Kaya, lalo na pag, ano ka, pag scientist ka, depende yan sa pananaw mo sa buhay mo, kung gusto ka mag-experiment or what. Pero I think yung mga criminology students, you want this empirical evidence. Gusto niyo talaga empirical evidence. Kaya most likely yung inyong nature is yung inyong pananaw sa buhay, yung worldview niyo, positivist talaga. Okay? Kasi you want to combine reason and empirical evidence. Okay? You want to combine theory and evidence. Yun yung gusto niyo eh. So positivist talaga kayo. More or less. Pero meron naman gusto ng qualitative na design, yung nag-interview pa lang, tinatanong mo lang. Kasi ayaw mo mag-analyze using numbers. Yun, yung mga taong, may mga taong ganun. Kaya nagre-result sila sa qualitative research. Ngayon, pag i-combine natin yun, gagawa ka ng quanti, tapos gagawa ka ng quali, okay, yung from quanti to quali yung gagawin mo na research, ang tawag dyan, mixed method. Or pwede mag-start ka sa quali and then proceed ka sa quanti. Ang tawag dyan is mixed method. Ang tawag dyan is pragmatism. This is a combined positivism and anti-positivism or positivism approach, which employs mixed method of research. Okay, that's just a bird's eye view of everything. So ngayon, alam nyo na. Meron na kayong quantitative research at qualitative research at saka mixed method. Review tayo. Okay, ano yung approach ng quantitative research?
ano yung philosophy ng quantitative research? Miss Danica Manongsong? Positivism and post-positivism po. Very good. Okay. Pag sinabi mong post-positivism ka or positivism ka, ano yung pananaw mo sa buhay, Miss Danica? Pag positivist ka, ano yung pananaw mo sa buhay? Well, equated to numbers po. Parang mas more on gusto mong mag-analyze using numbers po. Using numbers. Okay, that's one. Another, yung very general talaga. Specific yung sinabi ni Miss Danica, tama yon. Okay, but yung pinaka-specific based sa ating na-discuss, pinaka-general based sa ating na-discuss, positivist ka is? Empirical evidence po. At saka? I-combine mo yung reason at saka? Empirical evidence or scientific method. Oo, yun yung positivism. Ngayon, pag yun yung mga tao na gumagawa ng quantitative research. How about kung qualitative research naman? Ito yung mga anti-positivist or constructivist. Kasi sabi nila, they argue na hindi naman lahat ng mga ano, lahat ng mga information kayang sagutin ng questionnaire, kayang sagutin ng experiment. Eh, paano ko mag-interview ako ngayon ng mga specific na mga tao? Baka iba yung lalabas yung sinasabi nyo, mga positivist kayo. Kaya merong tinatawag na anti-positivist or constructivist. Kasi may ano din yung quantitative research, may weakness. Kaya yun yung sinasagot ngayon ni qualitative research. Like for example, sa survey questionnaire kasi, okay, pumapasok na tayo konti ngayon ha, sa ano, sa ating ating method or how to do a research the research instrument. Sa quanti kasi tinatanong dito is may binibigay ka na doon sa questionnaire na how likely you are, how happy are you, 1 2 3 4 5 ganun, may number na yon. Pero hindi ganun sa quali. Kasi sa quali is mas maganda talaga malaman natin kung ano, bakit happy yung tao. Hindi naman nasasagot doon, how happy are you, 1 2 3 4 5 5 being the being more happy or happy masyado, 5. Pero hindi nasasagot doon kung survey questionnaire yon, hindi nasasagot doon kung bakit happy yung tao. Inasasagot yun ng qualitative research. Sinasabi doon, how happy are you? Okay, sasagot yung tao during your interview. Qualitative tayo ha, for example. How happy are you? Sabi ng tao, happy masyado. How happy are you? Bakit ka happy? Yun. Pwede yun siya itatanong doon sa qualitative research. But hindi yun nagagawa ng quantitative research. Kaya meron tayong mga constructivist or anti-positivist. So kaya meron tayong qualitative research. Meron din naman mga tao na sinasabi na hindi natin pwedeng i-separate yung si quanti at sa si quali. Kailangan natin silang i-unite. Kaya gumagamit sila ng mixed method. Pero hindi na natin yan i-discuss. Just a bird's eye view of everything lang. Okay? Kasi research method yung ating unang topic. And this is the research method. Number one, we have quantitative research method. Number two, we have qualitative research method. And number three is we have mixed method of research. And you know what? Yung mga methods na yan, they have underlying philosophies and principles. Yun yung na-discuss natin kanina. Just a review. Okay, para maintindihan. Klaro ba? Klaro? Klaro po ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Naintindihan, naintindihan. Okay, good. Now, let's proceed to, okay, focus tayo ngayon sa quantitative research. Ano nga yung approach ni quantitative research based sa ating na-discuss kanina? Anong philosophy nga? Positivism. Very good. Okay, positivist. Very good. So positivism yan pag sinasabing quantitative research. Ngayon, pag quantitative research, kasi empirical, di ba? Rationalism yan at saka empiricism combined pag sinabi nating positivism. Kaya, logical reasoning dyan, yung theory. Okay, general. Too specific tayo, hypothesis testing tayo. Which is, dyan tayo gagawa ngayon ng ating survey or experimentation or scientific experiment, yun yung empiricism. Kaya combine rationalism at empiricism, yung quantitative research, kaya tinawag siyang positivism. Naintindihan? Yes, sir. It,
Ito sana yung i-introduce ko sa inyo kanina kaagad. Pero sabi ko, hindi ito naiintindihan ng mga bata pag ganito yung i-discuss ko kaagad. Pero ito na yung pinaka-heart ng quantitative research, my dear ladies and gentlemen. Ito na yung pinaka-heart ng quantitative research. It should start from the theory down to hypothesis testing, from general to specific. Combine rationalism and empiricism. That's why it's called positivism. Naintindihan? Yes, sir. Klaro po ba? Yes, sir. Okay. Ito yung foundation, philosophy. Pag sinabi natin academic research, ito talaga yung model na yan. Ito talaga model ng quantitative research. Based doon sa aking na-discuss na principle and philosophy. Okay, yung mga na-discuss natin nung una. Okay, so dito tayo magpo-focus ngayon. Okay, ngayon, bigyan ko kayo ng tip. Ano ba gagawin yung quantitative research? Of course, you have to think. Kasi rationalism ka eh. May rationalism ka dyan na component. You have to think. You have to observe. Kasi may empiricism ka dyan na component eh. And you have to read. Kasi combined yan, empiricism and rationalism. So you have to think, observe, and read. Pag naggumawa ka ng quantitative research. Kasi you are combining the philosophy of rationalism and the philosophy of empiricism. Okay. Kaya yun yung gagawin mo. Okay, pag gumawa ka ng or gumagawa ka ng quantitative research, you have to think, observe, and read. Okay. Now, suppose nag-think, nag-observe, at nag-read ka na, eh, nandun na sa isipan mo ngayon yung topic na gusto mong i-discuss. May mga katanungan ka na. Topic na yun. Pag may katanungan ka, topic na yun. Possible topic na yun. Ito yung topic mo ngayon. It should be based on your observation, thought, and reading. Why do criminals commit crime? Yun yung ano eh. Nag-observe ka, nag-think, saka nagbasa. Okay? So kaya ito yung topic mo na ngayon. Ito na yung nandyan sa isipan mo ngayon. Why do criminals commit crimes? Or commit crime? Ngayon, yun yung gusto mong sagutan. May ano ka na ha? Congratulations, may topic ka na sa iyong research. Hindi ka na mahirapan, may topic ka na. Ngayon, nagbasa ka. At ito yung sagot ng theory. May kasagutan pala yung tanong mo. May theory pala doon nung nagbasa ka. Bakit ba may mga taong criminal talaga? May pumapatay talaga? Ha, kaya pala, oo, nagbasa ka ngayon. Oo, binasa mo kasi rationalism ka eh. So, dapat may mga kasagutan sa mga tanong mo based on reason. Sabi ni Kohlberg pala, moral judgment development is lower in criminals. Yan pala yung theory dyan. Okay. Ngayon, kasi quantitative research ka, you have to anchor your study ngayon sa theory. May pag-aaralan pa ba ako dito sa theory na ito? E mag-observe ka kung ano pa yung pwede mong pag-aralan sa ano na yan, related sa theory na yan. May pag-aaralan ka pa dyan kasi as a quantitative researcher, marami kang pwede pag-aralan for as long as na may theory. Mm-mm. At saka may topic ka. At sapat-tapat yung topic mo is supported by theory yon. Yun yung pinakauna dapat para hindi ka mahirapan gumawa ng research. Yung topic mo, magtanong ka talaga, mag-observe ka. Why do criminals commit crime? Commit crimes. Topic na yon. Congratulations. Eh ngayon, may mga kasagutan yan. Magbasa ka. Eh may theory pala doon. Sabi ng theory is, moral judgment development is lower in criminals according to Kohlberg. May kasagutan yung tanong mo. Ngayon, may proposition ka. Eh, nag-isip ka eh, nag-observe ka. Eh, so kung sinasabi ng theory that moral judgment development is lower in criminals, nag-isip ka ngayon, rationalism yan, may reason ka, okay. Eh, kung sinasabi na itong theory that moral judgment development is lower in criminals, ibig sabihin na, what? Mababa ang moral judgment. Okay, ganito yung proposition mo ngayon. Nag-isip ka, kasi rationalism eh. Oh. Combine, sabi ko sa inyo, rationalism at empiricism combined ito. Pag quantitative research, eh, rationalism muna tayo, theory. Diyan muna tayo. Moral judgment development is lower in criminals. Eh, nag-isip ka ngayon. Ibig sabihin, ang implication ng theory na ito, ah, ganito, ganun kayo kagaling. Ang implication ng theory na ito is mababa yung moral judgment ng mga tao na criminal as compared doon sa mga hindi criminal. Tama? Tama? Yun. Yun yung tinatawag natin ngayon na proposition.
You have to relate that to your theory, observation, thought, and literature. So sasabihin mo ngayon dyan yung proposition, moral judgment of criminals is lower compared to non-criminals. Kung totoo yung sinasabi ng theory na yan, oh, ganito yung sinasabi mo, may proposition ka na. Kung totoo yung sinasabi ng theory na yan, according to Kohlberg, therefore, yung proposition ko dyan, moral judgment of criminals is lower compared to non-criminals. Naintindihan? Karapat-dapat ba itong pag-aralan tong study na to? Yun yung next muna tanong ngayon. Karapat-dapat ba pag-aralan yung tanong na ito? Yung aking na come up na idea, karapat-dapat ba itong dapat pag-aralan? Yun yung next na tanong mo ngayon. Congratulations, meron ka ng theory. Una, meron ka ng topic. Why do criminals commit crime? Eh, may kasagutan yun. Sabi ng theory ni Kohlberg, moral judgment development is lower in criminals. Eh, ngayon, nag-isip ka, nag-observe ka rin. Moral judgment. May proposition ka na ngayon. Congratulations. Moral judgment of criminals is lower compared to non-criminals. Ngayon, another problem is, karapat-dapat ba itong pag-aralan, itong proposition ko? May mga pag-aaral na ba nito? May nag-study na ba nito? Eh, dyan papasok ngayon, yung nagbabasa talaga kayo. Para i-support mo yan. Kung karapat-dapat ba yan pag-aralan? Yung proposition mo na yan. Kasi hindi mo pa yan ma-pro-probe, of course. Yan lang yung proposition mo. Kasi kung totoo yung sinabi ni Kohlberg, eh therefore, moral judgment of criminals is lower compared to non-criminals. Yun yung proposition mo. Gusto mo ngayon, di ba sinabi doon ng positivism, na yung post-positivism na mahirap i-debunk yung theory, pero pwede natin i-test yung false beliefs. Yun yung sinabi ng post-positivism. Kaya meron kayong proposition ngayon from that theory. Remember, quantitative research from general to specific tayo. Okay? Dahan-dahan tayo papunta doon sa specific. Proposition pala yung ginawa natin. From the theory tayo to proposition and down. Patingnan mo yung arrow pa down yan kasi marami pang lalabas yan ngayon. So meron ka ng proposition. Karapat-dapat ba ito pag-aralan? Itong aking naisip ngayon na idea that moral judgment of criminals is lower compared to non-criminals. Take note ha, yung quantitative research masyadong napaka-academic. No? Nag-iisip talaga yung mga researchers dito. But hindi naman pang matalinuhan to hindi naman ibig sabihin requirement dito dapat matalino ka talaga. Dapat lang talaga nag-iisip, nag-reason out ka. You have to employ the philosophy of rationalism. Nag-iisip ka talaga ito, nag-u-observe ka talaga. So, yan, theory. Now, ngayon, karapat-dapat ba yan? Pag-aralan. Eh, dyan papasok si research gap. Yun. Nagbasa ka. No, nagbasa, nakita mo yung idea na, okay. Wala pala talaga masyadong nag-aaral pa dito. Yung moral development theory is less explored in understanding people and crimes pa pala. Kaya maganda pala itong pag-aralan. Okay, I'll proceed with this topic. Kasi moral development theory is less explored in understanding okay, people and crimes. Yun. Can you still hear me? Yes, sir. Yes, sir. Nakikita niyo yung aking PowerPoint presentation so far? Yes, sir. Klaro po ba? Klaro po ba? Yes, sir. Nababasa nyo? Yes, sir. Eh, nakikita nyo so far ngayon yung pattern ng quantitative research? So far? Nai-imagine nyo? Yes, sir. Nai-imagine nyo? Mahirap pa? Mahirap ba gawin yung quantitative research? Slight, sir. Slight na lang ngayon. Oh, kanina, nahirapan ngayon, slight na lang. Okay, good. Okay. Anyway. So, yun. Karapat-dapat pa pag-aralan? Karapat-dapat kasi doon sa research gap mo, this is the reason to investigate more of your proposition as evident in the literature. Kasi based on the literature, moral development theory is less explored in understanding people. Okay, sorry. Saan ba yan? Okay. Moral development theory is less explored in understanding people and crimes. Okay. Ngayon, yan. Punta na tayo ngayon ng variables. Are you still with me? Yes, sir. Okay. Itong variables, these are measurable components linked to your proposition. Tingnan mo yung proposition mo.
may mga abstract concepts dyan. Number one, abstract yung moral judgment. Mahirap i-measure yung moral judgment. Tama ba? Tama po ba? Yes, sir. The same with God. Pag sinabi mong God, abstract yung God na yan kasi hindi mo yan nakikita, hindi mo na me-measure. Kasi, di ba, reasoning eh. Tapos empiricism based on evidence, dapat ma-measure. Yun kasi yung idea ng quantitative research. You reason out, rationalism, and then you have to measure empiricism. Empirical evidence. Kaya mag-measure ka ngayon. Kaya gagawa ka ngayon ng variables to directly measure yung mga abstract concepts na yan like moral judgment. Mahirap i-measure yan. Eh, empiricism ka pa naman at some point kasi ano ka eh, positivism ka eh. Quantitative research yung ginagawa mo. Combined rationalism and empiricism yan. So pag sinabing empiricism, dapat ma-measure mo talaga yung mga bagay-bagay. May evidence ka talaga. Mm-mm. Kaya gagawa ko ngayon ng variables. Ano yung variables ko ngayon to measure moral judgment of criminals? Eh, meron ka na ngayong, lalagay mo na ngayon dyan yung level of moral judgment. Ano yung kaibahan ng level of moral judgment at saka yung moral judgment lang? Anyone? Anyone? From the Renz, Dai? Renz, Ryan? Ano yung kaibahan ng moral judgment and then yung level of moral judgment? Ano yung kaibahan nila ngayon? Parang mas mataas po sa moral level po, sir. Eh, saan yung mame-measure mo na ngayon dyan? Yung moral judgment or level of moral judgment? Moral level judgment po, sir. Level of moral judgment. Okay. Nakikita mo yung aking PowerPoint presentation? Yes po, sir. Okay. So, yung level of moral judgment, yun na yung mame-measure mo kasi may level na siya. Okay, ibig sabihin nun, mame-measure mo, may level 1, level 2. Anong yung level niya? 90%, 70%, 80%. Level. Yun yung kaibahan doon sa moral judgment lang. Kasi kung moral judgment, ano ba to? Napaka-broad. Pag sinabing level of moral judgment, you are trying to measure now the moral judgment kasi may level. Naintindihan? Yes, sir. Ngayon, yung compared to non-criminals, criminals and non-criminals, mahirap din yan sila. Pwede mo siya pangalanan yung dalawa. Kung anong ibig sabihin ng criminals sa kanan criminals, pwede mo yan siyang ilagay types of respondents. Okay, so pwede na yan. Kasi pag sinabi nating types of respondents, 1 for criminal, 2 for non-criminal. Pwede mo na siya ma-number. Okay, naintindihan? Naintindihan? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, yun. Yun yung variables. Maging variable na yung criminals or non-criminals, pag nilagyan mo ng types of criminals or types of respondents. Si sasabihin mo ngayon, pag sinabi mong types of respondents, 1 for criminals and 2 for non-criminals. Okay. This is just to categorize your respondents. Variable na yan. Pag sinabi mong types of respondents, that's a variable. Pag sinabi mong level of moral judgment, that's a variable. Okay. Maraming types of variables, no? Meron tayong independent variables, at meron tayong mga moderating variables. So itong types of respondents, it could be a moderating variable. Okay. Level of moral judgment, that could be your independent variable. Dependent variable. Okay, so I think na in-discuss mo na yan kung ano yung mga klase-klase ng mga variables. Okay, so just a review lang, no? So, yan. Nakita nyo kung gaano ka-organize gawin yung quantitative research pag naintindihan mo lang talaga yung philosophy at saka yung what? Naintindihan mo lang talaga yung kanyang philosophy at saka principle. Okay, pag sinabi kong quantitative research, once again, sinasabi ko dito, academic research po ito. Okay. Iba din yung sinasabi natin mga research na yung pwede ka naman talaga mag-research dyan na hindi naman base dito sa principle na ito. But pag academic research talaga, ito talaga yung pina-follow dapat, supposed to be. We have to follow the principle and philosophy associated with quantitative research. Now, you have the variables. Gagawa ka na ngayon ng hypothesis. Sinabi ko sa inyo that quantitative research is from theory down to hypothesis testing or hypothesis. So, gagawa tayo ngayon ng hypothesis. Okay, take note, meron tayong null hypothesis at saka alternative hypothesis.
Okay. So, alam na natin yung variables natin. Ngayon, kasi may variables na tayo, makakagawa na tayo ngayon ng hypothesis. Okay. So, ang hypothesis mo ngayon, pag sinabi natin null hypothesis, yun yung, okay, there is no. Pag sinabi natin null hypothesis, dapat ang sasabihin mo dyan is there is no significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals. Diba? Yung proposition mo, ito, that, balik tayo sa proposition muna. Yung proposition mo is, pakibasa nga, Jonathan, ano nga yung proposition mo, Jonathan? Mr. Jonathan? Kunyari, study mo ito, no? Ano nga yung proposition natin? There is a significant difference in the level of moral. Ano nga yung proposition mo? Ano nga yung proposition mo? Okay. A version of proposition that is integrated variable. Yung proposition mo is moral development of criminals is lower compared to non-criminals. Tama? So, tingnan mo yung ano. Ano yung difference ng proposition? Ano yung common, ano yung commonality ng proposition at saka hypothesis? Sige, tingnan, i-analyze muna natin ha, before we proceed. Ano yung commonality ng proposition at saka hypothesis? Daniel Zier? Faltado? Just try, wag lang matakot, no? Try lang, no? This is part of learning. Huwag naman kayong matakot, no? Natawagin kayo. Salita lang kayo dyan, just express yourself. Hindi naman kayo pagtawanan kung mali yung naisasagot naman natin, no? Kasi pareho tayo dito nagli-learn lahat. Okay, so sige, si Zier. Go ahead. Ano yung na-observe mo na commonality ni proposition at saka ni hypothesis? Do they sound the same? Hindi po. Ah, Zier? Hindi po. In thought, ibig ko sabihin hindi talaga sila in words, no? In words hindi talaga sila the same. But in thought, Zier, are they the same? Somehow po, sir. Somehow, very good. The same talaga sila, Zier, ng thought. Kasi gusto mo talagang ipoprove ngayon or gusto mong i-verify if moral judgment is lower in criminals according to Kohlberg. Yun yung kasi yung goal mo talaga, Zier. Yung goal mo talaga dito is i-verify mo yung theory ni Kohlberg. Tama ba yung sinasabi ni Kohlberg that moral judgment is lower in criminals? Sige nga, kung tama yung sinasabi ni Kohlberg, moral development, punta ka nga yung proposition mo, moral development of criminals is lower compared to non-criminals. So, kaya gagawa ako ng variables ngayon. Eh, pag-aralan ko ito kasi yung research gap naman, moral development theory is less explored in understanding people and crime. So, I'll go for this study. Ngayon, gagawa ako ng variables ng moral development. Magbasa ako sa literature. Okay, pwede ko gawin level of moral judgment, yung moral development. At saka yung criminals, lagyan ko ng types of respondents. And non-criminals and criminals, tawag ko doon sa kanila is types of respondents. Kaya gagawa ako ng hypothesis testing, hypothesis ngayon to test, you know, the theory indirectly. There is a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals. Kasi sinabi ni moral ni ano ni Kohlberg that moral judgment is lower in criminals. Eh, gusto mo ngayon i-ano sa null hypothesis mo. This is your researcher's hypothesis. The null hypothesis, the HA or alternative hypothesis. There is a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals. Yan yung version mo ngayon of your proposition but with integrated variables. Kasi yung proposition mo, related yun siya sa theory mo but hindi mo pa rin mo mame-measure yung proposition na yan. But pag nalagyan mo ng variables yan, gagawin mo na ngayon yung hypothesis. Magagawang hypothesis yun. A version of your proposition with variables ay hypothesis tawag doon. So kaya, yung hypothesis mo is just a statement. Your educated guess. Okay? Your professional guess as a criminology student or criminology practitioner. Mag-hypothesize ka ngayon. There is a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals. Kagaya ng example ko kanina.
Nakabangga ang taong ito kasi lasing ito. Yun yung hypothesis mo. Nakabangga ang taong ito kasi lasing. Yun yung proposition mo. But yung hypothesis dyan is nakabangga ang taong ito kasi mataas ang level of alcohol sa kanyang stomach. Anong kaibahan ng proposition at sa hypothesis ngayon? The proposition there is nakabangga. Dahil lasing ito, nakabangga. Ganon yung proposition mo. But yung hypothesis doon is nakabangga ito kasi mataas ang level of alcohol sa kanyang katawan. So, yun yung hypothesis mo. Diba mas medyo measurable yung hypothesis? May variable. Kasi level of alcohol. O i-measure talaga kung ano yun. May mga measure ano yan. Kung ilan yung level of alcohol na sa yung blood. Na-measure yan, no? Natitest yan. So, yun na yung hypothesis mo. Okay. So, naintindihan? Yes, sir. Klaro ba? Klaro? Apa, sir. Okay. So, balik tayo doon sa moral development of criminals is lower compared to non-criminals. So, gagawin mo ngayong hypothesis yan. Okay. Kasi may variables ka na. Level of moral judgment and types of respondents. So, yung hypothesis mo dyan ngayon is there is a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals. Ngayon, ang maganda dito, hindi na kayo mahirapan gumawa ng tanong sa inyong what? Statement of the problem. Which is may mga statement of the problem yung quantitative research ninyo. Hindi na kayo mahirapan. Bakit? May hypothesis na kayo. Diyan na kayo magbe-base ngayon. Pakibasa nga kung ano yung statement of the problem mo. These are the questions that are specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Dapat smart ito. And this should be based on your hypothesis. So nakikita nyo yung kanyang organization? Okay, from top to bottom tayo dito. Kasi from rationalism to empiricism kayo. That's the idea of positivism or quantitative research. Okay, yun yung principle dyan. Okay, sige si, tatawagin ko si Miriam. Miriam? Hello? Okay, si ano na lang, Charlie Aguila. Charlie? May tanong ako. Hello? Charlie? Charlie? Wala. Erica? Yes po. Okay. Erica, pakibasa ngayong ating statement of the problem. Statement of the problem. What is the moral judgment level of criminals? What is the moral judgment level of non-criminals? Is there a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals? O, di ba? Anong connection niya ngayon, Erica, doon sa hypothesis mo? Ano yung connection niya ngayon? Ano yung nakita mo? Erica? Yung variables po. Variables. Meron na, tama? May mga variables, tama? Okay. Yes, and po. Link din siya doon sa ating hypothesis, tama? May connection ba siya sa hypothesis? May connection ba siya? Yes po. Anong connection? Kasi sinabi ng hypothesis that there is a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals. Ngayon, unang tanong mo dyan, alamin mo muna kung ano yung moral judgment level ng criminals. Based sa hypothesis, lahat ng mga tanong mo, ibibase mo doon sa hypothesis mo. Kasi sinabi ng hypothesis mo na, hindi ibig sabihin yung hypothesis mo, totoo na yan ha. Hindi pa. Kasi i-test mo yan. Empiricism tayo ngayon. Tapos na tayo doon sa rationalism na part kasi tapos tayo sa theory.
Punta tayo ngayon sa empiricism, kaya may hypothesis tayo. Gagawa tayo ngayon ng pamamaraan kung paano i-gather ang data, yung empirical evidence. So there is a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals. Ngayon, tatanungin mo muna ngayon, what is the moral judgment level of criminals? Pangalawa, what is the moral judgment level? What is the moral judgment level of non-criminals? Yun yung tanungin mo ngayon. O, ibig sabihin nun, may ano ka na. May idea ka na kung ano yung mga gusto mong i-discover. Okay. Kukunan ng data. Okay. So, is there a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals? Kasi, sasagutin mo ngayon yung hypothesis mo. Sabi, kasi yung null hypothesis mo dyan, or yung hypothesis mo is there is a significant difference in the level of moral judgment between criminals. Ngayon, sa katanungan mo ni number 3, yun yung tanong mo. Is there a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals? If I hypothesize that there is a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals, tatanungin ko ngayon, is there a significant difference in the level of moral judgment between criminals and non-criminals? Yun yung mangyayari dyan. Okay? So, ibibase mo talaga yung inyong statement of the problem doon sa hypothesis mo. Okay? Yun. So, yung research problem, nagsisimula yan. Kasi mga idea ng iba, pag sinasabi nating research problem, yun na yun actually, yung research problem mo. The moment na naglagay ka ng proposition that moral development criminal is lowered compared to non-criminals and supported by your research gap na wala pang masyadong study dyan, yun na yung research problem mo from your research topic. Yung tanong mo na bakit may mga tao talaga na criminal mag-isip. Yun kasi yung topic mo dyan. Okay. So, look at the arrangement, the organization, okay, the organization of thought, okay, in doing quantitative research. Dito hindi kayo dito mahihirapan pag ganito yung model yung pina-follow ninyo. Okay? Ang mahirap lang talaga dito is magbasa talaga kayo, mag-observe, mag-isip. Yun lang talaga yung requirement dito. Okay? So, may statement of the problem ka na, tapos ang usapan. Okay, meron ka ng quantitative research. Mag-gather ka na ngayon ng data. Eh ngayon, gagawa ka na ngayon ng questionnaire or gagawa ka na ngayon ng research instrument para masagutan mo yung mga katanungan mo dyan sa statement of the problem na yan. O, ganun yung connection dyan, no, class. Okay. Next. So, malapit na tayo, no? Okay. So, ito yung mangyayari. May research title ka na ngayon. The Moral Judgment of Criminals and Non-Criminals. O, di ba? Maganda bang title? Yes, sir. Kagaling. Diba? Madali lang yung quantitative research. May title na kayo kaagad. Tapos, meron na kayong ano? Meron na kayong theory, meron na kayong proposition, research gap, variables, hypothesis, statement of the problem. O, pwede nyo na gawing research yan. O, diba? Napakadali. O, research na yan. Gagawa na tayo ngayon ng research instrument para masagutan yon yung ano, for our data gathering, gagawa tayo ng research instrument para masagutan yung mga katanungan natin dito sa ating statement of the problem. Okay. Ito na ngayon. Creation of research instrument. So quantitative research, okay, you can have survey questionnaire or you can also use for quantitative research, ha, pwede kayo gumawa ng survey questionnaire or pwede kayong gagamit ng other instruments that can produce quantitative output. Oo. Pwede nyo rin gawin yung mga existing na ng mga questionnaire. Okay. For qualitative research, of course, the instrument here is the researcher himself or herself. Kasi siya yung mag-i-interview. Siya yung mag-o-observe. So siya yung instrument of the data gathering. Kasi siya yung nakakaalam kung anong data. Siya yung nag-i-interview kasi. So siya yung research instrument. Pag qualitative research. So, meron din mga videos, documents, etc. Yung mga recorded na nandyan sa ating mga CCTV. Pwede yung gawin ng mga evidence later or research instrument. Okay. Yung mga ginagawa. Pag may crime na nangyayari, okay, nire-review ka agad yung mga CCTVs and so on. So, yun yung mga research instrument dyan. Okay, naintindihan ba, class?
Claro? Yes, po. Yes, sir. So, for now, for this morning, tuturuan ko kayo paano gumawa ng survey questionnaire. Okay. So, for quantitative research, these are the steps or procedures to follow. You can create your own by anchoring it on the theory. Ito yun ha. Ito yung pinaka-technique dyan, class. Pag gumawa kayo ng inyong ano, instrument talaga para maging valid yan, para maging valid, ibig sabihin, ma-measure niya talaga yung dapat niyang i-measure, is dapat babalik talaga kayo doon sa theory. Yun yung purpose ng theory class. You can create your own by anchoring it on the theory, or you can adapt or enhance existing related questionnaire. And please allow it to be validated by what? Yung mga experts, ipavalidate mo yan doon sa mga experts. This is to measure what it intends to measure talaga. So your questionnaire and test it for reliability. Dapat consistent yun. So pupunta kayo, magagawa kayo ng expert validation at saka test reliability, etc. and so on. Para matest mo lang yung validity at saka yung reliability niya or yung kanyang consistency. Okay, maintindihan nyo yan ngayon. Okay, pagbibigyan ko kayo ng example. Okay, this one. But before that, allow me to discuss to you first, okay, the idea of what is validity and reliability. What is valid and reliable? Okay, yan yung ibig sabihin. Yun yung image ng valid and reliable. Bakit valid and reliable? Ano ba yung naintindihan mo? Based on that picture or diagram, Jonathan Doma. Based on the picture of that, based on that diagram or that image, ano yung ibig sabihin ng valid and reliable? Kasi sinasabi dito, ito daw yung valid and reliable. Ano ibig sabihin yan? Jonathan? Sige, gustong tulungan ni Terence. Okay, Terence, ito magaling to si Terence. Okay, go ahead, Terence. Direct to the point, sir. Direct to the point. Okay, direct to the point kasi bullseye, no? Point na ano talaga. Okay, what else? What else, Terence? Ano pa yung gusto mong i-express? Ganun kasi ako pag nag-discuss sa akin mga estudyante. No, pinapa-express ko sila sa kanilang idea based sa kanilang nakikita diyan sa photo na 'yan. Okay, pag sinabi nating valid and reliable, ano ibig sabihin niyan based on that image? Go ahead, Terence, baka may idea ka pa. Ano sir, kumbaga straight, kumbaga 'yun, 'yun yung pinaka-pwedeng-pwede talaga. 'Yun yung pagkakaintindi ko, sir. Okay, okay. Yes. Okay. Now, ibig sabihin yan, valid and reliable. May idea naman si Terence, no? Malapit doon at saka related naman yung idea sa kanyang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. Valid and reliable. Ibig sabihin yan, no? Class, ibig sabihin ng valid and reliable. Okay. Pag sinabi nating valid, it measures what intends to measures. It measures what it intends to measure. Ibig sabihin, natumbok niya kung ano yung gusto niyang tumbukin. Ibig sabihin, na bullseye niya talaga. Okay, so kaya bullseye yan. Kung titingnan mo, valid yan. Naintindihan, class? Natumbok ba ng aking questionnaire ang dapat tumbukin ng aking questionnaire? Yun yung ibig sabihin pag valid. Okay. Does my questionnaire answers what it intends to answer? Or does my questionnaire measures what it intends to measure? Okay. Natumbok ba talaga ng aking questionnaire ang gusto niyang tumbukin? Kaya yan, bullseye, natumbok talaga, nandun sa pinaka-center, valid ang tawag dyan. Ngayon, pag sinabi nating reliable, eh consistent ba naman yung aking ano, yung aking questionnaire? Consistent ba yung kanyang may consistency ba doon sa aking questionnaire? Sa kanyang mga items, may consistent. Consistent din. Pag sinabi mo dyan, natumbok niya at the same time, consistent din siya na natumbok niya. Okay, tingnan mo yun. No? Consistent na nasa ano, nasa pinaka inner circle yung ano, yung arrow. Ibig sabihin nun, reliable. Pag sinabing reliable, consistent. Pag sinabing valid, it measures what it intends to measure or natumbok niya ang dapat niyang tumbukin. Naintindihan, class? Yes, sir. Yan yung ibig sabihin ng valid and reliable. Okay, dapat yung questionnaire niyo, class, ito yung target niyo. Dapat yung questionnaire nyo is dapat valid and reliable. Paano mangyayari yan? Yun yung i-explain ko sa inyo later. Okay. Next. Ito naman is valid but not reliable. Bakit ito valid? But bakit ito naman hindi reliable? Okay, punta tayo kay Charlie Aguila. Huwag mahiya ha, huwag matakot. Charlie? Yes, po, sir. Yes, po, sir. Bakit ito valid but not reliable?
Kaya po sinabing valid kasi po para pong proven na po siya. Sinabi, tingnan mo yung picture. Saan ba yung saan yung part diyan na valid? Yung pong red. Red. Bakit valid 'yan? Kasi natumbok ang dapat tumbukin. Yes, bullseye na bullseye. So, ibig sabihin kung sa questionnaire yan, na-measure niya ang dapat niya i-measure. Tama ba, Flore? Tama ba? Yes po, sir. Okay, bakit naman hindi siya reliable? Kasi okay. Po, may chance pong sumala din po yung pagkakatumbok mo. Hindi consistent. Kagaya yung dalawang yellow na yan, hindi consistent na nandun sa inner circle. Tama? Yes po, sir. Yun yung sinabi ko. Reliable. Dapat yung questionnaire niyo consistent. At the same time, valid. Na-measure niya yung dapat niya i-measure. So ito, kung questionnaire ito, kung ito yung mukha ng questionnaire ninyo, ito yung questionnaire na ito is, hindi ito reliable but valid. Kasi natumbok naman niya yung kanyang dapat tumay, pero hindi consistent. Okay? May mga ganong klaseng mga questionnaire. Okay. Next. Ito. Not valid and not not valid but reliable. Bakit reliable? Terence. Sige, si Terence na naman. Si Terence yung magsasagot bakit not valid at saka si Jessa kasi nag-raise ng hands kanina si Jessa. Siya yung sasagot bakit hindi to reliable. Bakit hindi valid? Sasagutin niya ni Terence. Bakit reliable? Sasagutin ni Jessa. Okay, ikaw mauna, Terence. Hindi siya valid, sir, kasi hindi niya natumbok yung measurement, sir. So, kung kaya questionnaire siya, ito, kung questionnaire ito, Terence, na-measure ba niya kung ang dapat niya i-measure? Hindi, sir. Hindi. So, hindi siya valid. Tama, Terence? Yes, sir. Okay. Ngayon, Jessa, reliable ba ito o hindi? Reliable, sir, kasi consistent na hindi natumbok yung measure. Kasi nasa labas na, sir. Ganun, sir. Okay, tama. Consistent na hindi natumbok. Okay, very good. Okay, you are learning. Very good. Tama yung sagot ni Jessa. Okay, so ibig sabihin nun, consistent siya na, ano bang tawag doon yung mga, kasi sa Bisaya, ang tawag doon ng mga hindi marunong, bala. Yung mga hindi marunong dyan, ang tawag doon. Yung hindi nakakatumbok. Anong tawag doon sa inyo? Banban, sir. Banban. Okay, yun. Consistent siya na banban. Parang ganun. Okay. Anyway, yun yung ibig sabihin ng kung questionnaire yan, ang questionnaire na ito is not valid but reliable. Reliable na hindi nagsasabi ng or reliable na hindi nagme-measure ng dapat i-measure. Okay, yun. So, ito yun. Creation of research instrument based on our example by Kohlberg. Babalik tayo sa sinabi ni Kohlberg, sa theory ni Kohlberg. Kasi dapat para maging valid yung questionnaire mo, babalik at babalik ka sa theory mo. Kasi doon magbe-base yung inyong mga questions, mga katanungan sa theory. Okay. Ito yung sinabi ni Kohlberg sa kanyang theory. Kaya magbasa talaga kayo, class. Please naman, no? Para maging simple sa inyo yung research. Magbasa talaga. At lalong gumanda yung idea nyo dito at creativity. Magbasa talaga. Yun yung pinaka-requirement. Diyan talaga ako nahihirapan sa mga estudyante ko kasi dito sa Pilipinas naman, oh, you know naman siguro, hindi lahat ng mga estudyante medyo ganahan magbasa or hindi nagbabasa talaga masyado. Kung nagbabasa man, hindi naman siguro ganun ka-academic yung binabasa. Oo. So, yun, nahihirapan talaga tayo dito sa research. It's because of that. The very first requirement of doing research is magbasa talaga. So, yun yung sinabi. No? Nagbasa ka na, ito yung nakita mo. Ito yung sinabi ni Kohlberg sa kanyang theory ng level of moral judgment. Stage 1, may sinasabi si Kohlberg dyan na pre-conventional. Ito yung obedience and punishment orientation. Dito, sinasagot dito yung mga katanungan, how can I avoid punishment? May sinasabi dito din sa stage 1 naman na self-interest orientation. What's in it for me? Aiming at a reward. Ang stage 2 naman, ito yung conventional, interpersonal, accord, and conformity. Social norms, good boy or good girl attitude, no? Authority and social order, maintaining orientation, law and order, morality. Ito yung stage 3.
okay, or post conventional. So may ano dito yung stage 3, social contract orientation, ito yung justice and the spirit of the law and universal ethical principles. So hindi ko na lang medyo pahabain yung ano yung ating tawag ito yung sinabi niya sa theory, but yan yung theory, yun yung sinabi doon sa pinaka-specific na sinasabi ni Kohlberg sa kanyang theory, na di ba may sinabi siya sa theory niya na yung what yung mga criminal daw na mga tao is mababa yung kanilang moral development. So kaya ito, dito magkaalaman ngayon sa stage 1, stage 2, stage 3, gaano kababa yung kanilang moral development. Dito ni measure ngayon ni Kohlberg. So based sa kanyang theory. So kaya ito yung gagamitin natin as part of our questionnaire. Okay, para mas maintindihan. So ngayon, ganito na yon. From the theory, ito yon. Una, di ba? Obedience and punishment orientation. How can I avoid punishment? Yun yung mga tanong dyan. So ang item na mag-a-appear doon sa inyong questionnaire is ito na. I find ways to avoid punishment. Survey. Remember, survey questionnaire, itong ginagawa natin. So ito from the theory, self-interest orientation. What's in it for me? Aiming for reward. I aim at a reward in what I do. Items to appear on your questionnaire. Interpersonal accord and conformity. Social norms, good boy, good girl attitude. I follow social norms. Okay, yan yung mag-appear doon sa inyong questionnaire. Authority and social order maintaining. Example lang ito ha, pwede na pa itong gandahan. Example lang itong binibigay ko dito. Hindi ibig sabihin ito na yung pinakatama. Example lang ito, just to give you an idea, an illustration on how to do it. Kasi lahat ng mga tanong mo, ibibase mo talaga doon sa inyong theory. Yan yung ibig sabihin dito sa aking example. So, authority and social order maintaining orientation, law and order morality. So, I adhere to law and order. Social contract, kasi ang, bakit I? Kasi yung respondent magbabasa nito, siya yung magre-rate dyan later sa iyong survey questionnaire. Another, social contract orientation, justice and the spirit of the law. I see that I ensure justice and fairness prevail in what I do. Universal ethical principles, principled conscience. I allow my conscience to prevail the moment I might have done something good or bad. Okay, so kaya, yan yung ano ha, yung illustration ko. So ito actually yung final muna na questionnaire. Ito na yon. Sige nga. Ayos ba? Ayos ba class? Yes, sir. Yes, sir. Oh, yan na yung questionnaire mo ngayon. I find ways to avoid punishment. Never, sometimes, often, always. So, iti-check na lang yan yung respondent mo ngayon pag nagsusurvey ka na. I aim at a reward in what I do. Pero ang mini-measure nito is the level of what? Moral development. Yun yung nasa tanong mo, di ba, kanina sa statement of the problem? O, so, ang lalagyan mo nito, i-interviewin mo ngayon or ang bibigyan mo ngayon ng questionnaire na ito is yung mga criminal at saka hindi criminal. Iko-compare mo ngayon yung response ng criminal at saka hindi criminal. Ito na yung questionnaire mo na ibibigay sa criminal at saka hindi criminal. Para ma-measure mo yun ngayon yung level of moral development ng criminal at saka yung level of moral development ng hindi criminal. Ito na yung questionnaire na ibibigay mo ngayon. O related yan ngayon sa statement of the problem. Related sa hypothesis, related doon sa research gap sa variables, related sa proposition, related sa theory above all, related sa rationalism, related sa empiricism, related sa positivism, related sa quantitative research. That's the bird's eye view of everything. That's the whole. That's the entirety. Naintindihan, class? Yes, sir. Yes, sir. Diba? Diba madali lang yung quantitative research? Anong mahirap? Walang mahirap. Pag naintindihan mo yung principle, ang philosophy kung paano siya gagawin. From the theory down to questionnaire making or research instrument making, madaling-madaling. Ngayon, valid na valid ito kasi nirelate mo ito sa theory. Kasi itong lahat ng ito nilagay mo dito sa questionnaire mo, related ito lahat sa theory. It measures what it intends to measure. Yung level of what? The level of moral development. Related na related talaga ito. Swak na swak, valid. Consistent kasi nilagay mo doon yung what? Ititest mo pa pala ito kung paano siya maging consistent. Okay. Merong mga statistical tools na gagawin dyan, which is another part naman yan ng ating if ever, no, meron pa tayong time dyan. Which is another part. Pero mga statistician, pwede na gumawa dyan yung mga statistician natin. Yung mga test, retest ba, reliability, may mga ganun. Mga technique yan. Okay. Paano natin malaman yung kung item natin na yan is consistent ba yan or hindi. Okay.
And then valid ito, yung question na ito, kasi I can assure you na it's valid because it relates to the theory. Okay, paano pa maging valid ito? Puntahan mo talaga yung expert talaga, yung mga psychologist talaga. Punta ka ng psychologist, ipa-validate mo ito, yung questionnaire mo. Punta ka doon sa mga expert. Okay, kasi alam nila yung theory ni Kohlberg. Okay, at alam nila kung paano i-test yung level ng moral development ng tao. Kasi mga psychologist sila, alam na alam nila. So kaya pag nagpa-validate kayo, doon kayo sa expert talaga pupunta. Okay, yun yung technique dyan. Naintindihan, class? Yes po, sir. Punta kayo sa psychologist later, no? Ganito, oh, ma'am, sir, ito yung questionnaire ko, ito yung theory, blah, blah, blah. I-validate nyo po ito. Oo, kung tama, ano ba yung kulang, ano yung mali dito, gano'n. Sila na yung magbibigay ng mga ano dyan, mga comments and so on. So, yan na yon. Yung questionnaire mo, valid and reliable na yan. Consistent and at the same time, it measures what it intends to measure. Yan yung point, pinaka-point ng inyong survey question. Dapat valid at saka reliable. Okay. Now, let's review. Does academic research begin with title formulation? Anyone? Class? Daniela? Does academic research begin with title formulation? Especially quantitative research. Yan pa ba si Daniela? Wala na. Francisco Macalindol? Mr. Francisco Macalindol? Class? Yes, Zara. Okay, Francis. Yes. Does academic research begin with title formulation based sa ating na-discuss? Review lang. Based sa inyo naintindihan. Huwag matakot mag-try class, ha? Just ano lang, just express what you want to express lang. Okay, go ahead. Ano po? Yung quantitative research, yung ibig kong sabihin dito, Mr. Francisco, does academic research, like quantitative research, begin with title formulation? Saan ang mas mahirap? Kung mag-start ng title or yung gagawin yung ating ginawa ngayon dito na example? Saan ang mas mahirap? Ganun na lang yung tanong ko, Francisco. Saan ang mas madali? Kung i-follow natin yung principle na yung diniscuss ko dito ngayon or magsa-start tayo sa title? Pareho mahirap, Francisco? Mas madali po yung ngayon. Mas madali yung ngayon. Okay, sige. Good, good. Thank you. Okay, now how about this? In philosophy and principle, where does quantitative research begin? Yung aking na-discuss, ha, based on the philosophy and principle, where does quantitative research begin? Okay, I'll call another person. Okay, Jennifer, Dana, Seralde? Miss Jennifer, Dana? In philosophy and principle, where does quantitative research begin? Jennifer? Huwag mahiya, class, ha? Just ano lang, speak up. Mm-mm. Just express what you want to express. In philosophy and principle, where does quantitative research begin? Kasi iba-iba din kasi yung style, no? Lahat nagkaiba-iba, mga university, iba-iba yung kanilang mga style of doing research. May mga ganito sila na style, ganito-ganito. Pero yung sa akin, objective yung binibigay ko sa inyo ngayon, I'll base it talaga doon sa original talaga na concept of doing quantitative research, which is the principle and philosophy talaga. Okay. Doing quantitative research, the original way, yung pinaka-concept talaga, no? Kung nakikita nyo, diniscuss ko pa kanina yung mga philosophy at sino yung mga proponent nito at anong theory and so on. May enhancement, nakita nyo rin kung paano na-enhance, paano na-challenge yung kanyang principle or philosophy. Like for example, paano na-challenge yung philosophy na rationalism nila ni Plato at ni Aristotle ng empiricism.
at paano kinumbay ni positivism ang empiricism at rationalism at paano in-enhance konti ni post-positivist si positivism. At paano nag-decline na mag-follow si constructivist doon kay positivism. Kaya na-birth yung qualitative research. Hindi lang quantity, kundi qualitative research. At meron pa nag-challenge na naman. Bakit no bakit quantity lang kayo or quality? Bakit hindi natin i-combine? Oh, meron na tayong mixed method ngayon. Yan yung pragmatism. So may mga ganun, mga basic yan na method of research. So in philosophy and principle, where does quantitative research begin? Based nung sinabi ko. Jen Cloud, Makatangay. Miss Jen Cloud. Jen Cloud? Nandiyan pa ba si Jen? Nako, pag hindi kayo sumagot, i-zero kayo ngayon ni Sir Emer John. may nag-raise ng hand. Sino ito? Just please, unmute na lang po. Hindi ko kasi nakita. Hindi ko makita. Sino nag-raise? Sir, parang nagsimula po dun sa sinabi ng isang philosopher po. Ano yung sinabi ng philosopher? Yung lower up, ano po? Ano nga tayo? Sabi mo. Rationalism. Aba. Okay. Ano yung rationalism? Sino nga ito para ma-address po kita? Ano yung name natin? Fritz po. Fritz? Aba, sir. Fritz. Okay. Go ahead, Fritz. Ano nga yung rationalism? Reason, from the word rationalism, reason, no? Rational, reason. Okay, para hindi makalimutan na class, pag sinabing rationalism, rational reason 'yan. Pag sinabing empiricism, empirical evidence, no? Meron talaga yung evidence based on experimentation and scientific method. Kaya doon tayo, nag-gather tayo ng data by the use of questionnaire, okay, experimentation, nag-i-experiment. Yun, empiricism yun. Kaya yung quantitative research is a combined approach or philosophy of empiricism and rationalism. Nauna yung rationalism kasi nagsastart yung quantitative research sa what? Theory talaga, down to hypothesis testing. Tama? Tama, class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, papakita ko sa inyo ulit para hindi nyo maano, ipipicturean nyo na. Ayan. Diba? Tingnan nyo. From the theory down to hypothesis testing. Diyan, from the hypothesis, diyan mo ngayon ma-formulate yung inyong statement of the problem. Yung mga questions mo. Naintindihan? Yes, sir. Yes, sir. Yan yung beauty ng quantitative research. Dapat alam lang talaga natin yung philosophy at saka yung kanyang principle para hindi tayo mahihirapan. Gawin yung ano yung tamang process. Okay? Yan. O, kaya late na. Last na part na yung title. Kasi meron ka na dyan. No? Nandyan na. Sinabi mo, ano yung problem mo? Ano yung research problem mo? The research problem begins na dyan sa proposition. Diyan na, kasi gusto mong malaman ngayon, you want to find out if moral development of criminals is lower compared to non-criminals. Diyan nag-start ngayon, sa rationalism na yan. Sa pag-re-reason out mo, pag-think mo. No? Diyan nag-start ngayon yung research problem. Okay, based doon sa theory. And kasi nagkakaroon ka ngayon ng research problem kasi nag-observe ka. No? At saka gusto mong i-ano yung theory, gusto mong i-verify kung totoo ba talaga sinasabi ni Colbert. At sa gusto mo i-relate ito ngayon doon sa reality. Okay. Ganun. Kaya nag-observe ka at saka nagbasa. Okay. Combine talaga yan. Yun yung pinakauna talaga sa research class. Magbasa at mag-observe at mag-isip. Yun yung sinabi ko kanina. Think, observe, read. Yun yung pinakaunang gawin. Pinakaunang gawin. You are so blessed, no? Because the university is giving you, you know, time talaga na pagtuunan ito. Congratulations sa inyo.
Okay, so think, observe, and read. Pinakauna yan para makukuha mo yung ito, itong pattern na ito. From the theory, proposition, research gap, variables, hypothesis, and statement of the problem, and finally, your research title. The moral judgment of criminals and non-criminals. Oh, di ba? Pang-headline yung ano ninyo? Pang-headline yung inyong research? Pang-world class? Okay. Kasi, ano, ma-interest talaga dito ang academic world. Okay. Hindi lang academic world, kung hindi, yung mga practitioners talaga. Matitrigger yung kanilang curiosity. Ano kaya yung result ng study na ito? Kaya gandahan yung paggawa ng inyong questionnaire. Dapat valid and reliable para valid and reliable din yung result na maibibigay ninyo sa inyong ano, sa inyong result ng inyong study. Okay, so gaya nito. Okay. Yeah, yun yung connection ng ating discussion ngayong umaga. So what makes your questionnaire valid and reliable? I think nasagutan niyo na yan. Okay? So alam niyo na yan. And Sir Emer John? Sir Emer John? Yes, Doc. Can I proceed lang konti doon sa functions of statistics para ano lang, may idea lang sila? Yes po, sure po. Okay. So ito lang yung class. Thank you, Sir John. These are the functions of statistics. Okay, so we have descriptive, probability, and inferential. Actually, yung ibang aklat, nilalagay lang dyan, descriptive at saka inferential. Pero sa akin, nakikita ko kasi na included naman talaga yung probability. Pero ibang branch of mathematics kasi yung probability. Yeah, so may mga argument pa rin dyan. Pero for now, pwede natin i-consider na part din yun ng function of statistics, ang probability. Okay, kasi when you combine descriptive and probability, inferential yung dating dyan. Okay, if you combine descriptive and probability, magiging inferential yan. Okay, yung inferential, dyan tayo nag-hypothesis testing. Okay, but take note, okay, pag quantitative yung research natin, no matter what happened, kung ano man yung, kung descriptive lang yung inyo, may mga graphs lang kayo, hindi kayo nag-inferential, no matter what happens, nagtitesting of hypothesis pa rin kayo dyan. Kasi yun yung model ng quantitative research. You want to test the hypothesis or nag-hypothesis testing kayo. Okay? Kasi nire-relate nyo sa theory kasi ang lahat. Okay. So ito na yung mangyayari ngayon. Descriptive statistics, yung mga meron kayong mga graphs, data, mga bar graphs, line graphs, yung mga ganun, data, tables, and bars, yung mga ganun, pie graphs, yun yung mga descriptive statistics. Okay, mean, median, mode, average, yon, mga descriptive statistics lang yon, yung mga variance, standard deviation, descriptive statistics tawag doon. Probability, of course, concept of measuring what is the probability of ganyan. Okay, hindi na natin yan ipo-focus. Okay, but yung inferential statistics is dito na yung nag-hypothesis testing na tayo. Ito yung may mga test of difference na tayo, mga t-test, ANOVA, analysis of variance. Okay, ito yung inferential statistics. Okay, so ito yung methods of inferential statistics. We have test of difference, test of relationship, test of association. Pag sinabi natin test of difference, common may encounter nyo dito si t-test, si ANOVA, analysis of variance, and so on. Sa test of relationship, common yung makita dito si person-moment correlation, okay, si Spearman correlation, test of relationship tawag doon. Sa test of association, common yung makikita dito, may encounter si linear regression. Okay, si multiple linear regression, yung mga regression. Okay, yun yung mga samples dyan sa test of association. Okay, just to give you an idea. So, ito yun. Gumagamit lang tayo dito ng t-test pag meron tayong two independent groups. So, hindi ko na masyado itong i-explain pa kasi napaka-technical na rin ito. But just to give you an idea lang na ito yun. Meron tayong parametric test at non-parametric test. So, hindi ka agad na ito yung gagamitin ko. Kasi magsasadya ako ganito kaagad gagamitin. Ititest mo pa 'yan kung yung data mo is covered ba doon sa assumption ng parametric test at non-parametric test. So ititest pa rin natin yung data mo kung pasok ba siya doon sa assumption ng parametric test. Kasi may mga assumptions yung parametric test. Take note of that. So kaya hindi ta agad dali-dali na ano, I mean kaagad-agad na gagawin natin. Magtitest ako dito kasi test of difference yung aking study. What is the is there a significant difference between the level of ganito example, punta tayo sa example kanina,
Is there a significant difference between the level of moral development of criminals and non-criminals? At i-test mo gagamitin ko dito kasi ganyan. Hindi pa yan mo pwede masasabi. Kasi pag nandun na yung data, tawag nito, i-verify mo muna natin kung ang data natin is pasok doon sa assumption ng parametric test. Kung pasok, edi parametric test gagamitin natin. Pag hindi pasok, doon tayo sa non-parametric test. Okay, yun yung pinaka-safe pag hindi pasok doon sa assumption ng parametric test. But anyway, ginagawa yan ng ating mga statisticians. So, huwag nyo nang pahirapan yung mga sarili nyo kasi may mga statisticians tayo dyan. And then, another is, ito na, test of association. Number of predictors, none. Okay, person product. So, ibig sabihin nun, relationship lang. Okay, is there a significant relationship between blah, 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 ganun. One independent. So, does variable A affect variable B? Yun yung mga gagamitan natin ng ito, linear regression or multiple linear regression. Kung pasok doon sa parametric test ang ating data, yung sa assumption doon, parametric test ang gagamitin. Pag hindi pasok, non-parametric. So, nandyan yung mga test na pwede natin gawin. So, pinapakita ko lang ito sa inyo kasi ito yung mga statistical tools na pwede natin gagamit. Kasi method naman yung inyong nasa method na kayo ngayon, part ito sa method. Okay, yung statistics na part. Okay, so, picturean nyo lang class, no? Okay, you are free to have that. Para may idea kayo kung ano yung gagamitin. Next. So, ang analysis natin is magdidepende yan kung may ang techniques in statistical analysis. Magdidepende kung meron tayong anong klaseng data meron tayo. Meron tayong tinasabi na univariate data, bivariate data, at multivariate data. Yung univariate analysis gagamitin natin for single data set or single variable. Univariate yan. So, yung sa atin kanina, bivariate yon kasi dalawang data yon eh yung ating ano doon i-compare yung although yung may dalawa kasi tayong variables doon, the level of moral development of criminals and non-criminals kasi yung data doon, yung variable isa doon is level of moral development, another variable doon is the types of respondents, yung criminals and non-criminals. So, dalawa yung variables. So, bivariate analysis ang gagamitin natin kasi meron tayong two variables. Okay? Ito, ibabalik, ipo-flash ko ulit para maintindihan nyo yung sinasabi ko. Ito, di ba? Tingnan nyo yung variables na part. Class, na nakikita nyo pa? Yes, sir. Okay, tingnan nyo yung variables na part. Level of moral judgment and then types of respondents. Okay, so dalawang variable. So, bivariate. From the word bi, dalawa, two, bi. Bivariate yung analysis na gagamitin dito. So, meron akong idea na, bivariate analysis pala ang gagawin dyan. At saka ano yung tools na gagamitin? Okay, sasabihin ko yan ngayon. May ano kasi talaga to, may specific talaga to na training for statistics pero binigay ko lang sa inyo just to give you a bird's eye view. So ito 'yon. Kung multivariate maraming variable. So meron tayong sinasabi diyan na dependence techniques at interdependence techniques. So ito na ngayon, pag sinabi nating dependence techniques for multivariate analysis, diyan na papasok ngayon kung how many variables are predicted. So, gagamit tayo, if ever merong multiple relationship of dependent and independent variables, gagamit tayo ng structural equation modeling. Several independent variables in a single relationship, gagamit tayo nitong canonical correlation analysis, multivariate analysis of variance, and gagamit tayo ng multiple regression conjoint analysis, multiple discriminant analysis, and linear probability models if one dependent variable in a single relationship meron tayo. So, hindi ko na muna i-expound yan, but that's the point, no? Para hindi tayo magkakamali kung ano yung gagamitin na statistic. Another is where to find the structure of relationship, okay? Kung interdependence, kung among variables, diyan tayo gagamit ngayon ng factor analysis or confirmatory factor analysis. Among cases or respondents, diyan tayo gagamit ngayon ng cluster analysis. Kung yung structure of relationship is among objects, gagamit tayo diyan ngayon ng multidimensional scaling or correspondence analysis. So, ganun kasimple. Ganun. Any questions so far, class?
Are you learning pa ba? Yes, sir. Nakuha niyo ba yung, kahit na hindi niyo ma-master man lang, at least nakita niyo na yung view, kabuuan ng paggawa ng research. Kahit ganun lang, satisfied na ako doon, na-hit na natin yung ating objective. Lance? Ano masasabi mo? Lance Saez? Kerwin Tumbaga, any questions? No po, sir. Naintindihan po ba? Yes po, sir. Ano yung pinakan mas naintindihan natin? Yung realization mo ngayon. Yung realization na lang. Kerwin? Mas napadali po, sir, ang step po ng paggagawa. Okay. Good to hear that. Good to hear that. Yes, thank you. How about Jovin? Gabia? Mr. Joven? Yes po, sir. Ano yung realization mo yun at ano yung naintindihan natin? Sir, hindi ko po masyado naintindihan part nga po. Ano po? Ano Joven? Ano? Ano yung sabi niyo? Pakiulit nga, Kevin? Hanap na lang tayo. Pernito, Joshua. Joshua? Okay. Anyway, si John Hyacinth. Go ahead, please. Good. May nag-raise my hand. Sir, ako po, ang pinaka naging realization ko po talaga yung sa title po. Kasi nung senior high po, ang parang naituro po sa amin is title po muna yung isasubmit namin. Ngayon, nalaman ko po na dapat po pala ay magkakaroon muna ng yung mga proposition po bago magpa-follow na din po din yung title. Yun yes. Po, sir. Saan ang mas madali? Yung gagawin ng title o ito muna? Mas madali po, sir, itong tinuro nyo po. Dahil ano po eh, pagka po nagsimula sa theories, magsusunod na po automatic yung magandang title po para dun po sa napili naming field na pag-aaralan. Yes, exactly, exactly. Kaya nga, yun nga yung dapat natin na i-consider. No? You have to follow talaga the right philosophy and principle of doing quantitative research. Pag sinabi kong quantitative research is academic research, eh may excuse yung senior high school kasi tawag nila doon practical research. May excuse sila doon at some point. Kasi tawag nila doon practical research. Pag sa atin naman, academic research talaga ito. So, expounding the body of knowledge talaga yung ginagawa natin dito. Kasi nag-a-anchor tayo sa theory, especially pag quantitative research. Okay, thank you, John. Okay, galing, magaling. Okay, sino pa? Very good. Sir, may question lang po. Sino po? Please state your name po. Terence po. Ah, Terence. Go ahead, Terence. Sir, anong particular tawag dun sa method, sir, na tinuro niyo sa amin, sir? Ano particular? Anong tawag po dun sa ganun pong method? Ah, yeah. Yung method na tinuturo ko sa inyo is the method of quantitative research. Yes. That's the model. Meron kasing model yung ating mga yung research natin. May iba't ibang model yung ating mga research. At saka yung model na yun, yung pinakita ko sa inyo ngayon, is that's the model of quantitative research. That's the model. No?
paano natin nasabi na model yon? It's because we anchor yung discussion natin. Nagsimula tayo doon sa philosophy at saka sa principle. Kung napansin niyo yung ating discussion, we started from the philosophy and doon na. Nakikita niyo na yung evolution, no, ng mga pangyayari doon kasi nagcha-challenge na ganito, sina-challenge na ganito. So nakikita niyo kanyang development ng quantitative research from rationalism to empiricism, naging positivism to naging post-positivist. And then meron pang gustong mag-challenge sa post-positivist kaya may gumagawa ng quali, kaya merong constructivist. Eh meron namang gustong gumawa ng dalawa kaya yung gawin natin yan lahat, yung quanti at saka quali para walang away. Eh meron yon, yung mixed method na. Yun yung model or yung method ng pragmatism or mixed method of research. Combined quanti and quali. Yun yung pinaka-common. Naintindihan, Terrence? Did I answer your question? Yes, po, sir. Okay. Yun siya. Huwag na natin medyo pahirapan yung ating mga sarili. Madali lang talaga yung quantitative research. Napakadali. You just have to start thinking, reading, and observing lang talaga. And then, pag nagbasa ka na, kuha ka ng mga theory. And then, i-internalize mo yung theory na yan and i-relate mo sa reality yung theory na yan. Yan kasi talaga nagsistart sa theory eh. Kaya hindi yan ano yung theory. Yung sa research mo, kung ano yung nasa paper mo, yung theory is powerful na powerful yan supposed to be dyan sa research mo. Okay, I don't know kung ano yung style nyo dyan sa inyo, no? Ano yung pattern, ano yung format nyo. But importante talaga yung theory pagdating sa quantitative research na model. Na method of research. Importanting. Kasi siya yung nauuna talaga. Deductive reasoning kasi yung quantitative research. From general to specific. From theory making to hypothesis testing. Pag quantitative research. Naintindihan, class? Yes, sir. Okay, yun. Hindi mahirap, no? Ang mahirap lang talaga na part ito is ang pagbasa talaga. Yung nagbabasa talaga tayo, nag-internalize ng mga theory, yung ganun, at nire-relate yung theory sa ating actual, no, sa actual na situation, sa ating expertise, sa inyo. Yun, yung ginawa natin, nire-relate natin yung example natin sa inyo as criminology student, yung level of nire-relate nyo yung crime na yun, no? Doon sa inyong So kaya, ang beauty ng research class is maganda talaga yung research. Marami kayong madi-discover dito if nag-learn lang talaga kayo mag-isip. Kasi, kaya nga, mahirap nga yung gawin yung quantitative ng karamihan kasi hindi lahat nandun yung may philosophy of rationalism. Hindi lahat nagre-reason, no? yung gustong mag-reason out, gustong mag-intellectualizing everything. Hindi kagaya ni Plato at Aristotle, no? Saka hindi lahat kagaya ng mga nag-empiricist na approach na gusto mag-experiment, gusto mag-survey. Hindi ganun lahat eh gusto. Kaya hindi ganun lahat din gusto mag-research. But by understanding this now, itong mga kung may mga realizations kayo dyan, napakaganda yung research. Yeah, pagbabihan. Okay. Kaya kung gusto kayo later, part yan ng mga promotional nyo. Kung naging na kayo, naging police na kayo or what. Tapos magma-master's degree kayo. Doon, papasok na naman yung research doon. Eh, madali niya lang matapos yung degree niya. Eh, gusto rin kayo mag-PhD, mag-re-research din kayo doon. So, tataas yung mga rank nyo kasi may mga kayo sa research. Yun yung hinahanap kasi sa academy. Anyway, so, yun. Sir John? Mr. Perez. Sir John. Thank you very much, Dr. Artelo P. Palma, for the... Sorry, sir. Pwede ko munang i-plug in, sir, yung aking contact info. Okay lang, Sir John? Yes, Doc. No problem po tayo. Okay. So, ito po yung aking kung may mga katanungan pa kayo or may mga gustong ito yung aking contact information. I have email palmaartelo@gmail.com. Mobile phone number 0936-903-1746. Websites at ito yung mga websites ko at saka YouTube channel and my Shopee store. And this is also my book, Academic Research, The Easier Way.
I publish my book. Nandyan yung mga discussion natin ngayon dito. Nandyan. Yung ano, mas comprehensive din dito sa book. Nakalagay. Thank you very much. Okay. That's all for today. Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Artelo P. Palma, for the very informative and enlightening discussion. We are truly honored to attend this webinar with you as the resource speaker. At this moment, I am calling Mr. Emerjan D. Hernandez, a CCJE faculty member and facilitator of this event, to do the honors of awarding the Certificate of Appreciation to the resource speaker. Thank you, Mr. Perez. I heard a while ago during the opening that research is really a solution or the key for the complexity in our changing environment. However, by doing research itself, it's also a complexity. I see different students who find it a complex also to do a research. But however, I think Dr. Palma really nailed it. He delivered the webinar. He had an intelligent and interactive discussion. And sorry if I call it a intellectual intercourse, because it really had a very good effect to the students, and with simplicity, really with simplicity. I really believe that when it comes to good teaching, it is not a matter of how the teacher masters the subject matter. It is a matter of how the students absorb from the teaching of the teacher, and I see it from the students. That's why, because of that, it is my honor to present this certificate. And let me first read the content. University of Batangas College of Criminal Justice Education presents this certificate of appreciation to Dr. Artelo P. Palma in recognition of his valuable contribution as resource speaker in one of the College of Criminal Justice Education webinar series entitled Research Methodology and Developing a Research Instrument, given the 17th day of November 2021 via Zoom. Signed by yours truly as the facilitator, by Ms. Joeline M. Peralta as the program head, and by Dr. Angel M. Caligiran, our beloved team. Thank you very much, Dr. Palma. Thank you, Sir Emerjan. And to formally end this program, I am calling Dr. Angel M. Caligiran, the Dean of the College of Criminal Justice Education, for his closing remark. Thank you. Thank you. Thank you very much. No. First, I would like to apologize as I cannot open my cam because of internet connection. No. Okay. thank you very much, Dr. Artelo Palma, for this enlightening webinar. No, napakaganda, no? Naririnig ko, naka-monitor ako habang nagwe-webinar kayo. Napakaganda. I hope, no, na malaking tulong ito sa ating mga estudyante. And thank you very much for sharing your knowledge and honing our children for their future. No, and also I would like to thank for the students, no, for joining this webinar. Napakaganda nito. So napakalaking tulong nitong webinar na to para sa inyong kinabukasan. And of course, thank you Sir Emerjan for sa pag-ayos ng webinar na to, at malaking tulong ito sa ating mga kabataan. And I do hope, no, na nag-take down yung mga estudyante natin, para sabi nga ni Dr. Palma kanina, no, na narinig ko na sana mag-take note sila, kasi hindi lahat ng sinasabi niya ay nandun sa kanyang PowerPoint, no. Thank you very much, Dr. Artelo Palma, Sir Emerjan. Sa ating mga estudyante, maraming salamat. And a blessed good afternoon to all of us. Thank you, Sir Emerjan.
Thank you, Sir Dr. Artiello. Thank you so much. Good day. Thank you, Dean. Thank you. Once again, thank you very much, Dr. Artiello P. Palma. We are positively looking forward to having you again for another insightful webinar. To all participants from third year and fourth year, and to the webinar committee members, thank you. Keep safe, everyone, and always remember that learning is a continuous process, and it is our best weapon to cope with the unending societal changes and complexities. Thank you, and God bless us all. Okay, so it has been a great day, and for everyone,